lahat sa gitna. Yung iba po, meron pa po tayong mga vacant seats. Ayan, teka lang, may kukunin ako. Hindi. Kailangan doon mag-selfie eh. Ano to eh, mandatory. Yung iba po siguro, ayan, dito po tayo. And ano pala, yun, house rules lang po, konting house rules. So before we proceed with our program, yung po mga cellphones natin, hindi naman po natin kailangan i-turn off. I-silent mode lang po muna natin. So i-vibrate nyo na lang para ma-notify pa rin kayo kung meron pong, text sa inyo or call. Okay? So this is a mandatory selfie, kaya mag-smile po kayo ha. Ayan. Asan na ba yung iba? Kumakita yung iba. Ayan. Sige, ikot natin ang ano. Ready? Say cheese! Cheese! Okay. Hello po mga ma'am. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Nakuha ba lahat? Ulit. Ayan. Ready, ulit. 1, 2, 3. Ako yung hindi nakita. Ayan, palibasan na ako sana yung mag-selfie. Practice. Practice lang po ito. Okay. So, kagaya po nung binanggit kanina ni Mr. C, ni partner, empleyado rin po ako. Sino po dito yung mga empleyado? Ayan. So, madami din. So, ako po, I was an employee for 16 years sa corporate po. So, doon sa 16 years na yon, tatlong companies po yon yung napasukan ko. Tapos po, yung huli kong naging work, yung huli kong naging trabaho, ang work ko po doon is a project manager sa isang global IT company. Okay. But then, na-introduce po sa akin itong Sante. And dahil sa ganda ng business, at ang main issue ko kasi noon, nung nag-work ako, is yung time for the family. Okay, so dumating po ako doon sa punto na sobrang konting oras na lang natitira sa akin para sa pamilya ko. Maalis na po sa bahay, tulog yung anak ko, pag-uwi ko, tulog na. Yung mga ganun, yung mga dating napapanood mo lang sa TV, ganyan, yung mga drama-drama, pero totoo pala sa in real life. So, dumating ako sa point na nagbago talaga yung priority ko. So, totoo pala yon na kapag nagkakaanak na, nag-iiba na yung priority sa buhay. Ano, so, mas ni-nurture ko na yung oras ko with them. So, naghanap ako ng way para matugunan ko yung kung ano yung problema ko that time, which is yung time with the family. And itong ang Sante ang nakapagbigay sa akin ng solusyon na yon. Okay? So, mamaya introduce magkukwento pa ako ng iba pa tungkol sa sarili ko, but for now we want you to watch this. Okay, ito po yung isang bagay na nakapagpabukas ng isip ko noon bilang isang empleyado. So ito po ay isang video na Secrets of the Rich. Kasi di ba parang lagi tayong nag-iisip noon, bakit yung mayayaman sila lang yung mayaman? At yung mayaman, payaman pa ng payaman. Ano bang meron? Ano bang meron sa kanila? Talaga lang bang sila lang bang mahal ng Diyos? Kaya sila lang yung mayaman? Pero hindi eh. We're all created equal. So there must be something different na ginagawa nila. Diba? Kaya nga tayo, nung mga bata tayo, parang iba ang tingin natin sa mayaman. Diba kontrabida? Kasi sa pelikula, ano? Diba? Sa mga teleserye, sinong bida? Kontrabida. Bida yung? Mahirap! Kasi inabutan ko ang mga soap opera nun, Ana Lisa, ganun, Flor de Luna, Maria Clara, Mara Clara pala. So ang mga bida doon, yung mahirap. Pero hindi naman pala ganun. Kasi maraming mayaman na sila yung talaga nakakatulong sa mga tao. Sila yung nagtatayo ng mga foundation. So, nag-isip ako, parang nakaka-surprise, bakit ganun ang kanilang buhay? So there must be something different na ginagawa nila. Bakit naging ganun ang kanilang estado? Marami tayong nabalitaan ng mga rags to riches ng mga tao. Anong ginawa nila? Paano sila nakarating sa ganong estado sa buhay?
So itong video po na ito, panoorin nyo po para mabigyan po kayo ng idea. Are you living your dreams or just living your life? There's a big difference between the life that you truly want and the life that you can just afford. Which one do you have right now? Will you ever live your dream life? If your answer is no, are you willing to do the things that will lead you to your dreams? There are two requirements for us to get our dreams and enjoy them. That is time and money. We need money to live our dreams and the time to enjoy them. However, there are people who do have money but don't have the time to enjoy them. While there are those who have a lot of time in their hands but don't have the money to achieve their dreams. Which one are you? Have you ever wondered how you could have both time and money? Good news! Our team has discovered three secrets of the rich. Why the rich earn more with less work. Secret number one. Rich people don't sell their time in exchange for money. Are there people who make money this way? Yes. If you are an employee and you are being paid based on the number of hours you work per day, then most likely you are selling your time to make money. You tend to find yourself without the time to do the things that you really want and never getting rich at all. Do you know why? Because time sells cheap. If you will divide your minimum income per day to the number of hours you work, you will get the price tag you put on your time. Now ask yourself, are you getting enough? Is your time worth only this much? What do employees do to earn more? Since time is equated to income, they work overtime. Overtime. But how much overtime do you need to reach your dreams? Is 5 hours overtime enough? How about 10 hours? How many can you do? How about the rich? What do they do to earn more? Secret number two. The rich sell products, such as goods or services. See the big difference between people who sell time from those who sell products. Take, for example, a McDonald's employee who cooks 100 pieces of chicken in 1 hour. McDonald's will then sell each for 80 pesos. In 1 hour, McDonald's gets 8,000 pesos, while the employee only gets a certain wage per hour. Do you see the big difference? Secret number three. Rich people don't sell alone. They use a business system that will make them earn from other people's sales. Doesn't that sound good? Earn from other people's sales. According to John D. Rockefeller, I would rather earn from 1% of 100 people's efforts rather than from 100% of my own. Henry C. is not selling his products alone. He is using the mall business system. As of today, there are over 40 SM malls nationwide, and every mall is selling products every day of the week. Not only that, Henry C. is also earning from the sales of the different stores inside the SM mall. The result? Millions of pesos in profit in just a single day. Another example is Ray Kroc and his McDonald's. McDonald's is selling its hamburgers through its chain of franchisees around the world. The result? McDonald's is earning 24 hours per day, 7 days of the week. Do you know that by applying these three secrets of the rich, you're not just making money, but doing something better? What is better than making money? It is creating a money machine. If you have successfully created a money machine, you will never work for money again. It's the money machine that will make money for you. Not only will you have both time and money, you can also do the things that really matter to you. Do you know that you can actually apply these three secrets of the rich right now? Regardless of your financial situation and regardless of your educational attainment,
If you're interested, call the person who lent you this video, and he will present you the practical application of the three secrets of the rich. Ginagawang kakaiba ang mga mayayaman. Ano? First, they don't sell their time. Second, they sell goods and services. Products or services. And then last, they don't sell alone. They use a business system. Alam niyo ba kung saan ako excited? Saan? Kasi sabi kanina, meron daw paraan. Pwede natin magawa yung ginagawa rin nila. And to think, hindi natin kailangan magtayo ng SM Mall para magawa yung ginagawa nila. Diba? And before ako mag-continue, hi po sa mga partners natin na naka-livestream. Ayan. So we have partners abroad. So we have partners in Saudi, Kuwait, Hong Kong, Japan, sa pa ba? US, Nigeria. Dubai, Nigeria. Ayan, hello po sa inyo lahat. And welcome to Sante Extreme Presentation. Okay. So, kanina, binanggit yung three secrets of the rich. Siyempre, tatanungin mo, paano ko siya gagawin? Ano yung kailangan kong gawin? So first, we don't sell time. Second, sell goods or services. Itong next na magpe-present po sa atin, tutulungan niya tayong i-introduce kung ano yung dapat nating i-sell. Kung anong goods or service yung magandang ibenta sa ngayon. Kung ano yung mabilis sa tao. Kung ano yung hinahanap-hanap ng tao. Ayan. So, itong produkto na to na perfecto for 9 years na talagang pinatibay ang brand. So, hindi ko napapatagalin pa. Nag-imbita po tayo ng isang celebrity para mag-explain po sa inyo. Gusto niyo ba yun? Ang celebrity? Yes! Ayan. So, palakpakan po natin. Let's all welcome Kuya Kim! Ayan na siya. Doctor said to me na meron po akong endometriosis. 5 days po ako na bedridden. Nararamdaman ako sa mas retentive din dito. May tatlong mga malalang bypass operation na paano na natin. Both operates po bali yung knees, limits and knees. As in talaga, bubos talaga. Hindi natin yan sa offer to my case. Kasi sana na ito, maraming lagi nakasaksakit. Karoon na selling the taxi-faces. Lahat na ng klaseng gamot, dahil mo na. Nakakabahala ang mga statistics ng kalusugan ngayon. Alam nyo ba, sa bawat 6 na segundo, isang namamatay mula sa stroke. Isa sa kada 4 ay nagkaka-cancer. Isa sa bawat 3 ang magkaka-heart disease. Isa sa bawat 2 ay magkakaroon ng diabetes. At 8 sa bawat 10 ang mamamatay mula sa mga tinatawag na lifestyle diseases na nabanggit. Importanteng maintindihan ang primary causes ng mga health problems para malaman kung paano maiwasan ang mga ito. Ito ay air pollution, nasanhi ng respiratory problems, prescription drugs at ang kanilang mga side effects, polluted water, fatty foods na nakakabara ng pagdaloy ng dugo, stress na nagpapahina ng immune system, at smoking at alcohol na sanhi ng cancer. Pero may solusyon. Hindi isang aksidente na napapanood nyo ito ngayon. Excited kaming ibahagi sa inyo kung paano maibalik ang kontrol pagdating sa inyong kalusugan nang maging mas malakas ang katawan, maging healthy at masigla. Ang ating katawan ay mayroong kakayahan na labanan ng mga sakit. Self-healing na kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan. Patuloy na napapatunayan ang kakayahan nitong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products for natural healing. Pero bakit kaya ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects sa conventional medicine. Katulad na lamang ng ibang antibiotics. Magagamot ganito ang iyong impeksyon, pero maaaring din naman itong magdulot ng pagkabingi, mawala ng paningin, higit sa lahat maapektuhan ang iyong internal organs katulad ng liver at kidneys. Naisip mo na ba ang katanungan, what will my next 10 years look like? Baliksi pa kaya ako? Kaya ko ba kayang gawin ang mga nagagawa ko ngayon? O baka naman sakitin at mahina na, mukhang haggard o pagod na sa buhay? Alam
Alam niyo bang may isang halaman na ginagamit pa mula pa noong panahon ng Biblia na sinasabi ng susuplay ng complete nutrition from birth to old age? At isa sa most nutritious of all plant foods na makakatulong mag-maintain ang strength, stamina, and energy hanggang sa pagtanda. Alam niyo bang Sante Barley lang ang kaisa-isang kumpanya na certified organic barley grass from New Zealand? Ito'y certified by BioGrow na isa sa leading certification agency sa New Zealand. Dahil dito, walang iba pang kumpanya sa Pilipinas na may organic certification na katulad ng hawak ng Sante Barley. Kaya napakahalagang kinatisi ng maigi ang iba pang produktong nagsasabing certified organic o kaya ay from New Zealand. Iba pa rin ang tunay na certified. Ito yung mahalagang assurance ng kalidad ng produktong iniinom mo. Sure na sure ka sa quality ng organic barley grass mula sa New Zealand ng Sante Barley. Bakit mahalaga na manggaling ito sa New Zealand? Ito'y dahil sa napakaganda ang napakalinis na hangin, tubig at ecosystem na matatagpuan sa bayan ito na kasi sigurong purong-puro at siksik sa nutrients sa barley. At dahil organic at walang bahid ng pesticides o synthetic fertilizers to, sensitibo sa weather conditions ang pag-harvest ng barley. Pinakamaganda at masustansya ang mga sariwang dahon pag ito'y nasa 30 cm na ang haba at ang tips lamang nito ang kinukuha kung kailan spring at autumn ang kasalukuyang klima. Ito rin ang magbibigay ng natural na lasa at kulay sa organic barley grass. Dahil tunay ang passion namin sa mission to help people live better lives, narito ang ilan sa mga buhay na nabago ng Sante Barley. God is really great na binigay niya sa amin si Sante Barley. Nagbago po lahat ang buhay namin from 2 to 3 months po na paggamit ko. Regular na po, hindi na po siya sumasakit na pag-drive na po ako kahit meron akong menstruation. Bakit na OB na yung both opens ko okay na? Sinabihan kasi ako na OB na may hirap talaga kasi si irregular. Tapos, ngayon, bago yung lawan ka ba ako kasi buntis na rin. 10 weeks, almost 10 weeks. Gift na rin siya ni God. So, dahil na rin siya sa bar, kaya yun, I'm very happy ka rin. No, parang mabigat yung din dito. No? First month na pag-take ko niya, may pagbabago. Lumawag yung dito, hindi na masyado sumasakit. Sa ngayon, lumakain mo ako ng barley after 2 weeks. Nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko. Kaya ngayon, iba ang pakiramdam ko. Hindi kaya dati, na nung araw, ako laging lulugulugulay na gulay na ako. Ngayon, nasigla ako. Yung barley kasi talaga, makakatulong talaga siya sa kahit anong diseases. Pero hindi kasi siya ganun kabilis na agapan kung hindi sila maniniwala. So, first of all, we have to be able to do sa drama. Kasi totoo talaga siya. Ang bilis ng progress. Sante Barley is a tool na makakatulong sa atin. Ang nagagawa ko po yung regular na gawain sa bahay at the same time meron po akong time sa family ko. Thank you, Sante Barley. 2001 was our first attempt to run a network marketing business. Isa lang ang malinaw sa amin. Ito ay ang aming misyon. Tumulong sa kapwa to help people live better lives. Isang taon mula nang nabuo ang kumpanya, na-introduce sa amin ang isang produktong ine-endorso ng US Food and Drug Administration. Ito ay ang barley. Aming sinaliksik at pinag-aralan ang barley grass at kami ay nagkasundo na ito ang magiging sentro ng mga produktong aming susulo dahil sa dami ng benepisyo nito sa ating kalusugan. It was 2011 when we experienced our first breakthrough. Dito nagsimula tumaas ang demand sa Sante Barley products. Maraming lumabas na pakupatunay ng kagalingan ng Sante Barley organic grass na mula pa sa New Zealand. Sante Barley tripled the number of its branches within 1 year. Nagkaroon ng kabi-kabilang demand na magbukas ng branches sa international market. True to why we started, patuloy pa rin ang Sante Barley sa isang misyon. To help people live better lives. Dito nagmumula ang aming passion. Tunay nga naman, the grass is greener with Sante Barley. Naniniwala rin po ba kayo na pag magandang produkto, kasunod nun magandang negosyo? Yes! Yun, tama. At dahil dyan, magsisimula na tayo ng ating business presentation. Okay. So simulan po natin sa pangarap. Kasi lahat po tayo, mula pa nung pagkabata natin, meron tayong mga pangarap. Okay. Si Sir, si Partner Mike,
Anong pangarap mo? Maging manager. Okay. Huwag niyo pagtawanan niya. Malay niyo, maging CEO pa si Mike. Si Sir. Ano po ang pangalan niyo po, Sir? Migs. Ano po ang isa sa mga pangarap mo? Ah! Ayos yan! Magandang asawa! Buhay. Comfortable life. Ano ang comfortable life sa'yo? Malamig? Kakain? So, makakain ka ng kahit anong gusto mong kainin at matutulog ka kung kailan mo gusto matulog. Ayan. So, dito naman, sa kabilang side na to. Si Madam, ano po ang pangarap niyo po sa buhay? I'm sure kahit ganyang edad ka, how young are you po? 65. Sa 65, ano ang pangarap niyo po, ma'am? Yeah, very good. Makatulong sa mga may sakit at sa iba pang mga tao. Yan, palakpakan po natin ang mga nag-participate. Okay, ito yung mga kinumpile po namin. Ito yung mga kadalasan na sinasabi ng mga tao na mga pangarap nila sa buhay. First, to get out of debt. Yan ang unang-una. Ang makawala sa utang. Hindi ko natatanong ngayon kung sino ang may utang. Okay. Okay, next! Ano yung next natin? House and lot. Ayan, house and lot. So kapag nangarap tayo, wag lang bahay. Kailangan may lupa din. Kasi baka mamaya walang lupa, hindi may tatayo yung bahay. Okay, next. Cars. Taray, cars. With S talaga. Okay, and next. Savings. Tama po ba? Ito yung mga kadalasan na pangarap ng mga tao? Yes! Ayan. So I'm sure pangarap nyo rin po yan. And travel. Ayan ang pang number 5. Travel. Number 6, good health. Number 7, good education for the kids. Financial freedom. Yan. Number 8, time freedom. Number 9, amalit. Helping others, yung last. Ayan. Okay. So lahat po ng ito, mga pangarap ng karaniwang tao. Si Sir, hindi mo sinabi ang bahay kanina, pero nangangarap ka rin ba ng house and lot? Magkano yung bahay na gusto mo? 25 million. Okay. Okay lang yan. Pangarap niya yun eh. Ba't ba kayo nag-inginala? Napakalamanan. Okay. House and lot. 25 million. Sir! Kapag nagka-kotse ka, anong klaseng kotse gusto mo po? Kahit ano. Ano yung kahit ano? Mga Lamborghini, Mercedes-Benz. Mga magkano yung Mercedes-Benz? 5 million? O sige, pagpalagay natin ang Mercedes-Benz ni Sir ay... magkano ba? 5 million. Ang pangit ko magsulat, no? Ayan. Ano pa? Savings! Si Ma'am, magkano po ang savings na gusto mo na nasa bangko? 20 million. Yung pangarap, yung gusto talaga natin. Huwag mo muna isipin na yung sitwasyon mo ngayon. Pero ano yung ano? Yung sa iniisip mo na sana meron akong ganito. 10 million savings. Savings. 10 million. Magkano na to? So tatlo lang muna gawin natin. Magkano yan? 40 million. 40 million. Malaki, maliit? Malaki. So, tingnan natin. Kung ganyan kalaki ang pangarap mo, ano yung kailangan mong gawin? So, palagay mo ba yung ginagawa mo ngayon na trabaho, kayang maabot siyang 40 million mo na pangarap? Hindi. Kahit hindi nyo nasagutin sa sarili. Okay. Ito po meron ako ipapanood sa inyo na video. Okay. Natuwa lang ako kanina ko lang ito nakita eh sa YouTube. So, dream date. Ayan. Ano ba itong dream date na yan? Okay. So, ay mali. Kuya Ava, pa-play nga po.
wait lang siya. Sustentuhan yung pangarap mo? O yung sa ginagawa mo ba ngayon, kaya mo mabigyan ng magandang edukasyon ang iyong mga anak? At kaya mo bang matulungan ang mga ang pamilya mo, ang magulang mo? Kung dyan lang sa ginagawa mo ngayon. Ngayon, kung isa sa mga sagot mo sa mga tanong na yan ay hindi, mas lalo mong kailangan makinig. Okay. What can you do with 16,000 pesos? Si ma'am, na naka-eyeglass. Ano po ang pwede mo magawa sa 16,000? Pagtatayo ng business. Good answer. Yung common. Yung anong ginagawa unang-una pag nakahawak ng pera, 16,000? Yes, ma'am? Mag-shopping. Yan! Ano pa? Yan, honest. Cellphone. Actually, yan ang unang-una dito sa akin eh. Kasi yung mga tao ngayon, lalo na yung medyo bata-bata, ang unang gagawin, bumili ng? Cellphone. Next, ito, anong ato? Air Jordan na shoes? Mga ganyan ang presyo niyan eh, 16,000. So, kanina eh, shopping galore. Ayan, 16,000, nag-shopping ng Air Jordan. Ito sa mga nanay, sa mga magulang. Ang 16,000. Isang sem na ba na tuition fee yun? Kulang pa! Down payment lang, ano, Mr. C? Ayan. Ayan, sa mga social. Date. Mga date na yan sa Boracay o kaya sa Palawan. And recently, yung Coldplay tsaka yung Britney Spears, no? 16,000. Misan 25,000 pa yung ticket price. And syempre, ang buntong-buntong bumubundok ng mga bills. So, ang tanong ko, nung binayaran mo yung mga yan, kumita ka na ba dyan sa mga yan? Hindi, di ba? Ngayon, gusto niyo bang ipakita ko sa inyo kung paano magkakaroon ng kabuluhan ang 16,000? Yes! So, tama si ma'am kanina. Gamitin natin sa isang negosyo. Okay? So, ito po ipapakita namin sa inyo kung ano po yung magandang negosyo na gawin natin. So, first, we have to ensure na maganda yung kumpanya na sasalihan natin or kung saan tayo mag-i-invest ng pang-negosyo natin. So maraming mga lumalabas sa mga fly-by-night company. So before joining a business, you have to ensure na matibay ang isang kumpanya. So ang Sante Barley has been founded since 2007. So magti-10 years na po ang company. And ito po ang ating board of directors.
So they have 50 years of combined marketing experience, both corporate and network marketing experience. So we have established Sante as the barley authority, and we are the number one producer and distributor of barley products. And we have fast growing number of customers distributing products in more than 30 countries. And we have more than 70 branches nationwide. Stable po ba yung company? Yes! Very stable. So, pasok na kagad sa number one na category. Okay. Ito po ang ating vision and mission. First, we have to, ang vision ng company is to be a global provider of premier wellness products and services. Next, ito yung favorite po namin, to help people live better lives. And ito ang aming mga core values. So, ang paborito po namin dyan is to courage to try new things. So, lahat ng mga distributor ng Sante Barley matatapang. Atapang-atao. Atapang-atao. Kahit hindi pa alam, kahit na walang skills, ginagawa. Yan yung aming core value. Courage to try new things. Ayan. So, ito po yung farm ng Sante Barley in Canterbury, New Zealand. So, we are certified by Halal, certified organic by BioGrow, and certified din tayo ng FDA. And ito ang ating office and warehouse sa New Zealand. This is our partner nung farm, si Mr. Peter Ho. Okay? And we have local and international office. So, hindi lang po dito sa Pilipinas nag-ooperate ang Sante Barley. So, sa local offices natin, we have one in Manila. Ito po yung Eaton office, Ortigas. And we have in Visayas, which is in Cebu. And in Mindanao naman, we have an office in Davao. And ang international office po natin is in Dubai. And just recently, we opened an office in Hong Kong. Palakpakan naman po natin yan. And soon, magkakaroon din tayo ng offices sa Nigeria, sa Singapore, sa Saudi, at sa marami pang countries. Okay. So, ang Sante, since ang vision natin is to provide premier wellness products and services, so hindi lang po barley products ang meron tayo. We also have yung mga service na pang wellness. Kaya meron po tayong gym or yung Sante Impact System. So, high-end po ito na gym, at ang mga nagte-train po dito is mga athletes, mga triathletes, tapos yung basketball player and volleyball player. So, marami po dyan. So, pag naka-chair po kayo, minsan nagte-training dyan yung beer men. So, pa-picture kayo kila ano, doon sa mga MVP dyan, kila Kramer, tapos yung mga volleyballista, sila, ano pa, si Gohing. Sino pa yun? Yung magandang babae. Ayun. Ayan. And meron din tayong wellness center. Okay, so nag-offer po ang company ng free consultation para po sa mga first-time na distributors. So, and you can also invite your customers na magpa-consult po dito sa ating wellness center para po mabigyan sila ng holistic diagnosis ng kanilang health condition. At Sante din po, meron din po tayong properties. Okay, so we have a townhouse in Royal Tagaytay and also a townhouse unit in Pico del Oro. So ito po mga units na to, pinapagamit po ng libre sa mga distributors. So this is where we conduct our planning conference, mga team building activities. So all this for free para po sa mga distributors. And ayan, ito yung isa sa mga maganda. Actually, Sante is the first network marketing company na merong luxury yacht. Okay? So dito po sa yacht, lahat po pwedeng gumamit, yung mga distributors. So you just need to coordinate with your leaders and then the leaders will schedule the yacht cruise para po sa mga team members. Okay? So sino ba tong sila ano to? Sila Miss Pam. Yan. So nagyate sila. So last year nagkaroon din ng promo ang Sante for people na makaka-meet nung ganong certain requirement
nag-watch kami ng Paralympics sa MOA. Yun. So masaya po yun. Kasi dati nung pag nanonood kami ng Paralympics, pipila ka ng matagal, makikipagsiksikan ka doon sa MOA. Tapos kailangan mo magbayad ng mahal doon sa ano, doon sa restaurant, ganyan. Tapos minsan hindi pa masyado maganda ang view mo. Pero dyan, habang nakasakay ka sa yate, umiikot-ikot kayo sa Manila Bay, and then nanonood ng Paralympics. Tapos may free dinner and wine pa. You know. O diba? Masaya nun! Okay. So yan yung ating cycling team and triathlon team. So, isa sa mga sinusuportahan ng Sante. And our products. Okay. So this is yung nutraceutical series natin. So we have the barley capsule, barley pure, and then yung pure barley natin na powder, juice powder. So meron sa canister, meron din sa na nakasachet. And then we have the health beverage and health snacks. Fiber energy, ito yung slimming tea, choco barley, fusion, and whey barley para sa nagpapamacho. Bath and body series, ito po yung sebon na soap. And moments, so this is intimate care series natin. And last, yung dental care series natin, the toothpaste. Maganda po itong toothpaste na ito kasi wala siyang fluoride and paraben. So usually yun yung nagkukos ng mga sakit sa sikmura. Tapos may mga nakakakos din ng heart disease yung mga ingredients na yon. So kaya wala po yan dito sa ating toothpaste. So very natural po siya. Okay. So ayan, madaming dalang pahiram partner kala. Ayan. So ito yung isang sample ng ating barley capsule. Okay. So ayan. Okay, and next, ayan. Dito na tayo sa compensation plan. Paano ba natin maaabot yung pangarap na 40 million? So, ayan. So, yung 16,000 na binanggit ko sa inyo kanina, ito yung Builder Pack Plus. Yan ang bestseller package namin dito sa Sante. Okay. So, yung Builder Pack mo na makukuha, meron kang products, meron kang setup, marketing materials, tapos meron kang personal website mo, merong insurance worth 100,000, and may free use ka ng impact, ng Sante Impact System, merong free air load, at meron ka din 7 business accounts. Ano ba yung mga yan? Diba? So ito, isa-isahin natin. Summary, ano ang laman ng Builder Pack? So, of course, merong products. May products worth 19,520 pesos. And ang kagandahan ngayon, pwede ka nang mamili ng laman ng product, ng package na gusto mo. Ito pong 19,520, this is just the standard. Yung standard po na laman ng Builder Pack Plus. Pero kapag po minaximize yung ating package, it can reach up to 21,500. So ganun po. So sulit na sulit po, di ba? Products pa lang. 15,988, pero ang produkto mo na makukuha is 19,520. Di lang yan. Meron pa tayong insurance. Sa mga partners po namin na OFW, napakalaking bagay sa kanila dito. Kasi, lalo na yung mga nag-work na wala talagang ibang inaasahan, nung nalaman nila na merong Sante Protect, ang Builder Pack Plus, talagang kinuha nila yan. Hindi dahil gusto nilang gamitin to. Okay, don't get me wrong. Pero, karagdagang kapanatagan ng loob kapag meron kang insurance. Okay. Next is the free use of Sante Impact System, yung gym natin, free use for 1 month. It costs 2,500 yung monthly subscription. Yung air load, ano ba yung air load? Pag nag-i-load po kayo. So, para magkaroon kayo ng e-loading business, usually, ang setup nun is 4,000 pesos. Pati load. So, dito ang air load natin lahat, pwede mong i-load. Pati games, mga ano. Next, meron tayong setup fee, meron tayong personal website and mobile application. So, usually, sa ibang companies, they charge 2,000 to 5,000 pesos for setting up your personal website. And yung Builder Pack, may kasamang 7 accounts.
7, business account. So, kung sa ibang company, you have to pay 7 times para magkaroon ka ng 7 na accounts. And since international ang Sante Barley, pag member ka ng sa Pilipinas, member ka rin sa lahat ng bansa na merong Sante Barley. Palakpakan niyo naman. Kung itototal po natin lahat ng yan, magkano kayang aabutin? Mahigit 100,000 o baka 200,000 pa. Pero dito sa Sante, you would only pay, basahin niyo nga po, 15,988. So saan napunta yung 16,000 mo? Diyan. Dito, may sukli ka pang 12 pesos, may pauwi ka pa, may pamasahe pa, no? Ayan, so for 15,988, you will get all of this. Wow. Kaya sobrang sulit. Okay, so paano tayo kikita dito sa Sante? Maraming ways to earn po. Pero let's concentrate on the first 5. Ayan. Retail sales, fast start bonus, infinity, builder, and executive. Okay. First way to earn. Of course, kailangan, or dito sa Sante, malaki ang income sa pagbebenta, direct selling. Okay. Kasi kapag member ka na, hanggang ilang percent ang pwede natin makuha? 30 to 50%. So, isimulate natin. Gano ba kalaki yung 30 to 50% na yan? So, kung isang box ng, pagpalagay natin yung pure barley, yung juice, ang retail price niya is 1,950 pesos. Since 30% discount ka, kung isang box ang bibilin mo, pag member ka na, makukuha mo na lang siya ng 1,260. So, pag binenta mo ng regular price sa 1,950, you will earn, magkano po? 690 pesos. Pero meron pa tayong good news. Kasi sa Sante, if you buy 3 boxes, you get 1 box for free. Kaya up to 50% discount tayo. So, another example, simulate natin. If you buy 3, you get 1 free. Lalabas na ang Sante, ang juice natin is 945 pesos na lang. So, magkano na ang retail profit mo? 1,005 pesos. And if you sell 10 boxes in a month, magkano kitain mo? 10,500. So, meron kang 10,500 pesos additional income. Masaya! So, dito, pag nakabenta ka ng isang box sa isang araw, hindi ka uubos ng 8 hours. So, sa negosyo to, you only need 2 to 3 hours a day para kumita. Pero hindi po namin kayo pinipigilan. So, marami po dito hindi na halos natutulog kasi po gusto nilang bilisan. Ayun ang maganda rin dito sa negosyo to eh. Nasa iyo po yung pacing. You can set your own pace. Kung gusto mong relax ka lang, kung gusto mong kumita ng ganyan, 10,500 a month, or kung gusto mong kumita ng 100,000 a month, nasa sa atin po yun. Nasa sa inyo po. Kung gusto mong bilisan, in 3 years, gusto mong maging milyonaryo ka na kagad, why not? Kung gusto mong pang 1 year, pwede rin po. So, siguro i-share ko lang po sa inyo, meron po akong partner in Jeddah. Hi, Coach Reggie. Ayan. So, yung partner po namin na yon, yung nagawa ko in 3 years, ginawa niya ng 5 buwan. Palakpakan naman natin yan. So, dito po sa Sante, wala pa nakakapigil sa inyo kung paano nyo gusto gawin. Nasa inyo po yan kung gaano kayo kagigil na maabot ka agad yung pangarap ninyo. Yes. Okay? And next, ito na yung mas exciting na fast na ways to earn. Bakit ito mas exciting? Balik tayo dito. Ito yung second, ano diba, secret of the rich, we sell goods. Okay, sell goods. Pero ano yung third? Paano yung secret? We use a business system. Bakit po hindi enough na magbebenta ka? Kasi kapag you rely on your own, no work, no pay. Pag nagkasakit ka, walang benta. Kapag nagbakasyon ka, walang benta. So, kailangan natin ng business system. Ito na yung money-making machine. Ito yung pinaghahandaan natin. Ito yung kailangan natin gawin. Okay, so paano ba tayo magkakaroon ng money-making machine? Yan. So, para tayo magkaroon nun,
we have to increase or paramihin natin yung sarili natin. Paramihin natin yung business natin. So, paanong paraan? We have to sponsor new distributors. Okay. So, for every product na mabibenta natin, for example, if you sponsor a new distributor na nag-purchase ng builder package, you will earn 1,000 pesos. Ito yung referral fee na tinatawag. Up to 5,000 pesos, yan yung higher packages po ng Sante. Okay. So, for example, you sponsored two distributors. So, you earn 1,000 here, and you earn 1,000 dito do sa second mo na distributor na in-sponsor. So, magkano lahat yan? So, you get 2,000 pesos. So, yan yung tinatawag na fast start bonus. Okay. Ngayon naman, for every link Builder Pack Plus sold on your left side and your right side, you earn 1,500 pesos. Yun naman yung tinatawag natin na infinity bonus. Okay? So, yan, magli-link. Kasi meron ka na sa left, meron ka sa right. So, nag-link sila, nagkaroon ka ng additional na magkano po? 1,500 pesos. So, padami ng padami. So, syempre sila, mag-i-invite din, mag-i-sponsor. So, kahit na hindi ikaw ang nag-sponsor, kikita ka dahil nagkaroon ka ng infinity bonus. Dahil nagkaroon ka ng business partner sa left and sa right. Okay? So, up to infinity po yan. At ang maganda po dito, daily income yan. So, if what you have, kung ano po yung tinrabaho nyo ngayon, mamaya 12:30, tutunog ang cellphone nyo, babalitaan ka. Ano po yung binabalita sa inyo, sir? Kapag nakareceive ko yung text. Income. Ayan. So, for every barley points, for every builder pack, meron din yung corresponding na barley points. So, may 100 barley points siya, na yun naman yung nagko-contribute doon sa builder bonus. Ayan. So, lahat po yan, merong 100 barley points, and you can earn 10% up to 5% up to 10% up to 15% doon sa builder bonus. So monthly income naman ang builder bonus. Okay. So ito po, ito yung ating percentages kung ng mga in-earn natin sa builder bonus. Ito po yung sa repeat order. So every time na magre-repeat order po yung mga na-sponsoran natin na distributors, ito po yung percentage na makukuha natin. Sa layman's term, ito po yung tinatawag na override commission. Okay? Siguro po yung sa mga nasa sales o kaya sa mga nasa insurance company. So, every time na makabenta yung distributor, merong mag-roll up na override commission. So, yan po yun. Okay. I-simulate na lang natin. Paano ba ito nangyayari? Okay? Kung meron kang 10,000 na tao na bumibili ng isang box lang ng Sante Pure Barley, ito yung powder, you can earn 500,000 up to 1 million sa isang buwan. Okay po ba yun? Ba't parang natutulala kayo? Palakpakan nyo naman yan! Dahil po, nangyayari na po yan. So, meron po tayong mga distributors who are already earning 500,000 a month. So, hindi po imposible na mangyari yan. Nasabihin nyo, dami-dami naman yan, 10,000 na tao. Pero ito, another simulation. Kahit na mas konting distributor under you, pero meron silang i-maintain ng mga customers na ganyan, you can still earn 500,000 up to 1 million. Okay? And, dito sa Sante, hindi lang yun. Meron din tayong gadgets. Nawala yung simulation. Okay, ayan. Meron tayong car, and meron din tayong gadgets. Lahat po ito for free. So, for minimum lang no Sante Auto Extreme natin, you can have your own car or your gadget na gusto mo. So, later ipapakita pa natin yan. So, ito yung simulation. Okay. So, for example, you joined ngayon, this month. And then, yung first month mo, nag-invite ka ng apat. You have sponsored 4 people under your group, sa left mo at saka sa right. And then, for every
package na mabibenta natin for builder, di ba, mag-earn tayo ng 1,000 pesos. Okay. So, lahat yan mag-roll up sa'yo, and then, meron kang 4,000 na referral bonus o yung fast start bonus, and then, magkakaroon ka pa ng infinity bonus. So, since yung builder pack natin, 3 infinity points siya, so para ka nagkaroon ng 3 business accounts. 7 business accounts. So, ito sample lang siya. Ayan. Okay? So, pagkano na yung kinita mo? On your first month, so you earn 10,000 pesos. Magkano yung puhunan? 15,988. So, may product ka na. Tapos, sa first month pa lang, bumalik na kagad sa'yo, 10,000. Maganda o magandang maganda? Maganda! Yan. Siyempre, tuloy-tuloy yan. So, tuturuan natin yung mga na-sponsor nyo na distributor na mag-invite din at mag-sponsor. So, tuloy-tuloy lang yan. Kung makikita nyo po on your second month, kumita ka na ng 22,000, bawi na kagad yung puhunan mo. At tuloy-tuloy yan, on your fifth month, on your fourth month, na meron ka ng 30 links, 30 na yung infinity links mo, meron ka ng total of 16 sa left and total of 16 sa right, ilan na yan? You earned 94,000 pesos, at qualified ka na kagad sa Singapore Tour! Palakpakan naman natin yan! So dito po, yung po mga incentives natin na travel and car, kung saan na lang yan dumadating. Diba, kumikita ka na sa Fast Start and Infinity, tapos magkukwalify pa sa mga travels. Ayan. So tuloy-tuloy, up to, eto in just 10 months, kumita na ng 6 million. Tatoa ka tulala, masyadong malaki. Ano? So, this is a perfect simulation or perfect situation. Pero what if half niya na makuha mo? Magkano ang kinita mo? 3 million. Medyo malapit na ba dun sa pangarap natin na 40 million? Yes. Malapit na, 1 year pa lang yan. Diba? Paano kung tuloy-tuloy pa? And hindi lang yan. Wait, there's more. Dahil bukod sa Fast Start and Infinity Bonus, you would also earn Builder Bonus. Ito na yung residual income. Ano ibig sabihin ng residual? Ito yung buwan-buwan na dumadating sa'yo dahil gumagamit sila ng isang box ng barley juice. Okay? So you can earn 146,000 monthly. Dire-diretso na po yan, tuloy-tuloy. Yes! Kahit tulog. Yan po yung sikreto ng mga mayayaman. They earn while they sleep. So, ito pong Sante business natin, it will enable us to do that. Na kumikita tayo ng pera habang natutulog tayo. Okay. So, ayan, tigi-tigis ang box lang yan ng juice. And you can earn 146,240 pesos monthly. So, bukod pa doon, meron tayong European Tour. Magkukwalify ka na sa European Tour. At Mercedes-Benz, sa pangarap ni Sir! Ayan! O, diba? Dito sa Sante, napaka-posible na mangyari lahat ng mga pangarap natin. Okay. Yan yung ating inaasam-asam, yung residual income. Ito po yung ongoing natin na regional and global travel. We have the regional travel in Singapore. So, till June 30 ang promo period. And then, European Tour is until December 2017. Okay. So, ito po yung mga testimonials. Okay? Mga testimonials ng mga tao na ginawa ang negosyo at talagang nagbago ang buhay. First, si Mr. Gerard Gallego. Mr. Gerard Gallego was a former OFW. 8 years siya nagtatrabaho sa USA. So tayo mga Pilipino, pag meron tayong kamag-anak sa abroad, anong isipin natin? Mapera. Tapos, IT pa, nagtatrabaho sa Microsoft.
Diba? Anong isipin natin? Ama, pera na yan. Ang dami-dami pera niya, mayaman na yan. Pero bakit nagsante? Diba? Anong reason? Kasi nasa abroad, pero walang oras sa pamilya. Maraming pera, walang oras sa pamilya, hindi niya nakikita mga anak niya. So, he decided to do this business. And ngayon, nag-qualify ng Dutch Durango. And just recently, kanina lang, na-awardan siya ng panibago niyang brand new Mitsubishi Pajero. Ayan, palakpakan po natin yan! So, travel qualifier din si Mr. Gerard and recently qualified na rin sa Singapore. Ito naman, ito favorite ko rin to, si Sir Giovanni. Ayan. Si Mentor Giovanni taga Davao, taga Tagum. So, former baker siya, panadero. So, dati na nagdi-deliver siya ng mga tinapay. Nakamotor siya, tapos meron siyang malaking basket, parang ganun. Ando doon yung mga tinapay. Dine-deliver niya yun doon sa city. Ayan. So, kung dati, ganun yung ginagawa niya. Ito yung bahay niya dati. Tapos, siya na rin yung nagsabi noon na pag walang pera daw, ano, nakakapangit. Pero kapag, ano na, pag may ganito ka na, pag may montero ka na, nakakagwapo. Diba? Yes. Teka, balik tayo. Ayan. So, ito yung dating bahay ni Mr. Giovanni. Pero ito na ngayon yung kanyang bahay. Actually, dalawa yung bahay niya. Ito yung smaller one. Yung, meron pa siyang isang mas malaking bahay sa city mismo. Okay. And ito, si Sir June Atlas. O si Sir Leonardo Atlas. So, isa po siyang former na, isa siyang businessman. So, he never experienced working as an employee. So, talaga negosyante siya. Pero dumating yung time na nalugi yung traditional business niya and ito ang nag-save sa kanya at sa kanyang family, ang Sante. So, in Sante, nabayaran niya yung utang niya doon sa nalugi niyang company. Nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ano pong kotse to? Hummer! So, mura ba ang Hummer? No! Mahalia Mendez! Diba? So, mahal po yan! At ito, biglang naging nagulo. Ayan. Tapos, nakapag-travel sila in almost 30 countries sa buong mundo kasama yung kanyang wife. Ito po yung wife niya, si Miss Sharon. Okay. At ito naman, si Sir Joel Luyo. Okay. Former fish vendor sa palengke. So, isang simpleng pamumuhay na ganyan. Dati nga nakakaritong pa rin siya eh. Naglalako siya ng mga isda sa dagupan. Pero ngayon, ito na ang kanyang buhay. And just recently, nakapaglabas po siya ng Ford Mustang na kotse. Ayun. Isa pa, mamahaling kotse. Ayan. Eh nakita niyo po to? Ito masaya eh. Gusto ko rin magkaroon ng ganyang cheque. Ano lang po yan, performance bonus. Kumbaga sa empleyado, yan ang kanyang 13th month pay. Gusto niyo po ng ganyan? Yes! 1.4 million, gusto ko rin po yan. Yan. So, medyo malapit na talaga, no? Ito sa 40 million natin na target. Ayan. And this is one of my favorites. Ayan, nasa na si Jerry? Ayan. So, this is Mr. Johnny Francisco. Ang first year high school graduate. Ayan, graduate daw siya. Nagtapos kasi siya ng first year. Kaya graduate siya. Ayan. So, lagi niyang tanong, ano ang trabaho pwede mong makuha kung ikaw ay first year high school graduate? Pwede ka ba sa Jollibee? Hindi. Kasi at least second year college ang tinatanggap doon. Eh, janitor. Di rin. Kailangan first year college. Tapos ngayon, yung call center, medyo nagbaba na nga sila ng ano ngayon, qualification, high school graduate na rin. Hindi pa rin siya pasok. Diba? Pero, paano may isipin ng isang first year high school na kapag travel na ng 30 countries worldwide, merong Ducati na motor, merong Mercedes-Benz na convertible na kotse, at merong Montero na high-end. At ang mga anak niya, lahat nag-aaral sa college. Isa nakapagtapos na. So, ito itong negosyo nito ang nagbigay sa kanya ng ganong pagkakataon.
ng ganong oportunidad. Ay, ayan. Ako pala yan. Okay. So, ito po ako. Ayan. So, last ano lang po yan ng February, nung salvo namin. Okay, so, ako na isang walang tawag dyan. Walang ka-background-background sa negosyo. Sa totoo lang po. So, kagaya na binanggit ko kanina, 16 years po akong empleyado. At sa mga magulang ko, sa pamilya ko po, wala pong negosyante. Wala po akong alam, wala po kaming alam paano po magpatakbo ng negosyo o paano magsimula ng negosyo. Pero dito po sa business na to, marami pong free trainers. Sa iba po mahal ang mga training, pero dito po libre. Meron po tayong training, meron din po tayong mga mentors na more than willing na tulungan po ang lahat ng mga distributor. Ang kailangan mo lang dito, ano? Pangarap. Kasi kung wala kang pangarap, wala kang maaabot. Pero dito po sa atin, tinuturuan pong mangarap na merong aksyon. Hindi yung dinadaan sa tulog at nananaginip lang. Okay? So, na-promote po ako 2 beses sa loob ng 1 taon. Wow! Kasi sa employment, paano ka ma-promote? Di ba, misan ang taga, ilang taon. Pero dito po, pwede kang ma-promote ng kahit more than once sa 1 taon. So, 2 beses po ako na-promote dyan. Okay, so nakapag-travel na po ako itong sa Bali, Indonesia. Yan po yung first travel ko dito sa Sante. So yan, dyan po kami nag-stay sa Bali Rani Hotel. And ayan, nakagamit na rin po kami or naka-experience na po ng yacht cruise sa Manila Yacht Club. Ayan po yung fireworks. So Pyrolympics yan sa Samboa. So ang mas masaya dyan, kasi parang magkamukha sila pero ito po sa Hong Kong. Yan, so pretty ng Sante yung Hong Kong travel. Sa Victoria Harbor po yan. Ayan, sa Hong Kong Disneyland, nakapunta kami doon. At syempre, mas masaya doon, hindi lang po ako. Kasi kasama ko po yung buong team ko. Yung buong Catalyst team, ayan po. Nandiyan dyan. Kasama po sa Hong Kong travel. Ayan. So, yung mga amenities po, yung free properties po ng Sante, I mean, yung properties ng Sante, ginagamit po ng free. So ito, we had our planning conference sa Pico del Oro. Isa siyang exclusive na beach resort sa Nasugbu. Okay? So yan po. Yan yung bukod sa mga yaan, ito po parang face value lang eh. Or ang mas naging importante po sa akin, kasi po, na-achieve ko lahat ng ito, pero nasa bahay ako. Hindi ako nag-work ng 15 hours a day na malayo sa pamilya ko. Nandoon ako sa bahay most of the time. Of course, umaalis din naman po kapag merong client meetup and mga ganitong trainings. But most of the time, I was at home. I do the business online. Na meron po akong mga partners abroad and sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi ko pa po siya nami-meet for, personally. And I'm so happy po today kasi kasama ko po dito yung ilang po nating partners from abroad. So nandito po si partner Noemi, ayan, from Kuwait. Bakasyon niya ngayon. Si partner Raquel, galing din niya ng Kuwait. Ayan. Tapos, yung mga naka-livestream po, nasa iba't iba pang panig ng mundo. Ayan, so hi po ulit sa inyong lahat. Ayan. So yun, ang pinakamalaking achievement ko. Bakit ko ba ito ginawa? Unang-una, kasi dumating na sa akin yung time na ano, malayo na yung loob ng anak ko. Pero ngayon po, ang ganda na ng relationship ko, lalo po doon sa panganay kong babae. Okay. So, I can really say na in 3 years doing the business, na-achieve ko yung gusto kong mangyari. Nagkaroon ako ng magandang relationship sa aking pamilya, lalo-lalo na sa anak ko. And bonus na lang po itong mga to. Yung mga yan. At nakakatuwa pa kasi ang ganda ng income. Kumikita ka na nakakatulong ka sa ibang tao. Okay. Ayan. So, para po patunayan sa atin kung gaano po kaganda ang negosyong ito, meron po tayong inibitahan ngayon. Kasama ko rin po sa team. Para po ikwento po sa inyo kung paano po nakatulong sa kanya ang negosyo. So hindi ko na po papatagalin pa. Nandito pang ang aking isang business partner, isang call center or BPO chat support agent. Wala pong iba kundi si Mr. C. Charlie Janche. Yes! 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 Yes!
Hello. Gising pa ba kayo? Yes! Sige nga, tayo nga kayo. Dali. Ayun, oh, active si sir, oh. Ayan. Oh, konting ulat-ulat. Come on. Ayan. Okay, sige. Upo na po kayo ulit. Ito yun. Kala ko may sayaw. Kala ko sasayaw pa. Ay. Sorry pa. Kinakain na ako. My God. Nandito na ako sa harap. Ayan. Wait lang. Habang inaantay ko yung ano, yung... Ano ba problema mong mic? Ba't nanginginig ka? May problema ata yung mic. Ayan. My name is Charlie. Actually, Charlie Mayjan Chase, also known as Mr. C. This is my first time tumutong dito. My God. Totoo pala yung sinasabi nila, ito ang pinakamahirap sa lahat. Hey, nanginginig yung microphone, no? Bakit kaya? Nanginginig yung kamay ko. Ayan na, sandali lang. Wow, kinakabahan sila! Yeah! Ayan, first of all, magpapasalamat po muna ako sa... aking mentors, Coach Tim, Coach Chek, for trusting me. And also sa recognize ko lang yung aming first international member from Kuwait, currently executive director, Coach Noemi. And then also our first franchisee, yan si partner Raquel. Ayan. And then of course, my palalaps. Hey. Jeremy Concepcion and my only brother. You're the man, Michael Chase. Ayan. So, kwentuhan ko po kayo about my background. I'm a chat support. Na-discover ko yung Barley online. Facebook. And then, noong mga time na yon, baon kami sa utang. Alam ng kapatid ko yan. 4 years ako ngayon nagtatrabaho as chat support. But then, yung utang namin is parami ng parami. So, naghanap ako ng alternative options na pwedeng makatugon sa pangangailangan namin. Ginawa ko nung una ng utang para mabayaran yung utang. Dumating sa point na wala akong ibang makapitan kundi isasangla ko yung aking ATM. Opo, hindi to alam ng kapatid ko. 1.5 years pong nakasangla yung ATM ko sa katrabaho ko. So imaginein mo yun, no? Sumasahod ka, kukunin mo sa ibang tao, ang sahod mo kaltas na kaagad. Hindi ka pa sumasahod, wa na, di ba? So, dumating sa point na ang sahod ko is 1,000. Wala. Especially ng tatlong, sunod-sunod, no? Start ng taon, first 3 months, tatlong kapamilya namin kagad yung nawala. So, nangutang ako ng utang para mapunin yun. And then, of course, yung nag-aaral ako, nangutang din yung parents ko para mapag-graduate ako. Around 75,000. Lahat-lahat, all in all. So, wala akong makapitan. Wala! As in, wala! Kasi, nagtatrabaho ako, gawa ko, OT. Kaka-OT ko ng kaka-OT, na-OT rin yung buhay ko. Yan. Na-OT rin pati yung aking BP. Kung hindi nyo pong matatanong, nagto 200 po dati yung BP ko. 200 over 160 to the point na mild stroke po ako at the age of 22, running 23. Mabuti na lang, sabi ng doktor, bata ka pa. So sabi ko, thank you Lord, binigyan ako ng another chance. And then ayun na, healthy living ako, takbo-takbo, ganyan. Ayan. Ito rin yung worst na nangyari sa buhay ko, experience ko. Tinakpan ko na yung mukha kasi totoy-totoy ako dyan. Ayan. Ano napapansin nyo? Malabo! Malabo! Alright!
May nakikita kayo? Ayan, towel. Nakikita niyo yung towel? Ayan. Reason behind that is meron akong tinatago. Meron akong tinatago na ayaw ko ipakita sa girlfriend ko that time, sa mga kaibigan ko, kasi ayaw kong matukso ako. Ayaw kong pagdirian ako. Bakit? Ano nga bang meron dyan? Anong meron dyan? Ready na kayo? Ayan. Yak, diba? Buong kamay ko, alam ng kapatid ko yan, kasi magkasabay kami nag-aral, elementary kami. Naalala ko, grade 4 ako nag-trigger yan. Pwede nyo pong picturean if you want. Madidiri ka talaga. Imagine mo, 16 years ako hindi nakapagkain ng mga manok, itlog, ng talong, yan, hipon. Kasi nag-trigger yung kategory sa buong katawan ko. 6 years ako walang fingerprints. Kasi nga, ganyan. So, pwede akong pumatay ng tao nung that time, no? Pero hindi ko naisip. So, as in, worst. Imaginin mo, ikaw, mabuti, mahal, no? Hindi na ako ganyan sigurado. Kung nakita mo ko ganyan, hindi mo hawakan kamay ko, no? Hindi, nagtaka na lang yung girlfriend ko that time. Kasi never kong hinawakan yung kamay niya. Never talaga. Siyempre, kasi pag hinawakan ko, mamaya madikit, diba? So, syempre, So, nakatago lagi. Kung mapapansin nyo doon, kung saan yung merong towel, yun yung worst. Yun yung nasa, ano, talagang nagnanana. And then, nung napanood ko yung video ni Kuya Kim, merong mga testimonials about allergies. So, sabi ko, uy, mukhang maganda to. Sabi ko. And then, meron din high blood. Sabi ko, uy, magandang-maganda to. Sabi ko. Then, pumasok na yun na may mga hika. Kasi girlfriend ko po dati may hika. Ayan, may UTI din. And then, good news. Wait lang, mamaya na yan. Good news. Nung nag-start ako ng barley, first 3 days lang, kaibigan, nakakain ako ng bawal sa akin. Unang-una, balot. Matawa kayo kasi hanggang ngayon never, hindi ko pa rin talaga alam kung saan yung titik-tikin doon yung sisip-sipin yung sabaw kasi lagi ko natitsyapuan yung kulay puti. Sabi, practice daw makes perfect. So sabi ko, sige, practice na practice. Nakailang balot na ata ko, isa lang ata yung perfect ko na ano. And then, sumunod na araw nun, nakakain ako ng itlog. Ayan. Sumunod, hipon. Ay, yung pinaka talagang masayang moment ko yung nakakain ako ng manok. Ayan. So, ito ang itsura ko dati. Ayan. Gwapo, no? Uy, yan ang ginagawa mo dyan. Ayan. Ito yung mga time na talagang nag-struggle ako sa money. Ito yung mga nag-OT ako. Kung papansin ninyo, basag-basag yung mukha, puro pimples, so. Yung iPad ko, bro, kamusta? Ayan yung itsura ko dati. I think, 2014. Ang layo na itsura namin, no? Ngayon. Ayan. Totoo, nakakabata po yung barley. Sa totoo lang. Hindi ba alata? Yes! Alata? Ayan. So, nung tinry ko si barley, sabi nga nila, be a product of your own product. So, ginawa ko, sinubuan pa lang. And then, nung nakita kong umepekto sa akin, constipated din kasi ako. So, yun na, tinry ko. Alam niya naman pag constipated, diba? So, tinry ka na hanggang sa'yo na. Tuloy-tuloy na. So, sabi ko, maganda yung produkto. Ang in-introduce kasi sa akin dati, yung 4538. Kaya yung sinasabi yung 15988 dito kanina. Sino po yung mga bago dito? Sino mga bago? Ayan. Yung 15988 na sinasabi dito kanina, huwag kayong manghinayang dun. Kasi yung balik nun sa inyo, mas malaki. Natulungan ng sarili nyo, natulungan ng pamilya nyo, nakatulong kayo sa ibang tao. So, ito yung mga katas ng Sante. Katas ng Sante meaning, ito yung mga napundar ko doing this business. Unang-una sa lahat, hindi ko nilagay dito eh. Yung number one kanina, na problema ng tao, yung pangarap ng tao, ano nakalagay? Diba? Utang. Ayan. Nasa akin yung ATM ko. Yeah, no. Yun.
And then, nabayaran ko rin yung utang ng parents ko. And then, ayan, nakapagpundar kami ng dalo. Naalala ko, ang late ng TV dito, no? Ayan. Noong mga moment namin ng kapatid ko dati, ito yung talagang ninamnam ko. Kasi, yung to the point na makikinood kami sa kapitbahay namin, sasabihin, may init na yung TV. Uy, may init na yung TV, papatayin na. Kaka bukas pa lang, may init na yung TV, ha? Kaka overheat, ha? Grabe ba, eh? So, napag-isip-isip ko, sabi ko, nung nag-ano ako sa Barley, before nang hindi pa ako nag-ano, sabi ko, magkakaroon din ako niyan, mas malaki pa. And thank God, dahil sa Sante, may smart TV kami. And then sumunod, dati yung ref namin sa bahay, ganito lang. Tapos, tambakan kami utang, nawalan na ref. Ano na lang, lalagyan na lang. Yung patungan. Yung nalain na tira. Memory. Thank God, dahil din sa Sante, may sarili na kami refrigerator. Yan. And hindi na kami naghihirap sa pag-washing, sa paglalaba. Kasi meron na kaming sariling washing machine. Ayan. And ito lang, lately, dahil sobrang init, bumili kami ng air cooler. Hindi kasi pwedeng butasan yung ano eh. Hindi kasi pwedeng butasan yung apartment. Magagalit si nanay. Nagpaalam ako, nanay, pwede po ba kami magpalagay ng aircon? Bubutas kayo. Bubutas kayo. And siguro po, so bubutas kayo. Opo, bubutas kami. Hindi, ba't mo bubutasan yan? Yan. Nagrerenta ka lang, hindi kami mayari. Nagpapaalam pa lang po ako, nagtatanong pa lang po ako. Ayun, nauwi kami sa air cooler. Pero okay na rin, at least nakakatulog na rin kami ng maginawa. Ayun yung mga katasante, and ito lang lately. Sa apat na taon kong pagtatrabaho, yung taong ito lagi nagtatanong sa akin, yeah. Kailan mo ako pwedeng pag-aralin? Yeah, makakapag-aral na ba ako next year? Lagi kong sagot sa kanya. Tol, nag-ipon pa si kuya. Sorry ah. And then, sabi ko sa kanya, ito lang last nung umuwi ako. Tol, may extra na si kuya. Pwede ka na mag-aral. Yes! Eh, yung magulang ko humirit. Sabi, huwag mo na dito sa Palawan, paaralin yan. Mapapagulo yan. Okay, sige. Dito sa Manila. Akala ko dito yung tuition sa Manila, parang tuition sa Palawan. Yung mga tipong 8,000 lang, tapos sundutin mo, eskolar ka, uy, 5,000, minsan 2,000 na lang yung babayaran mo, miscellaneous na lang. Dito pa, wak pa, 50% yung 8,000. Pero ayan, sa lahat ng achievements ko so far, ito yung pinakamabigat. Ito yung may talagang sariling hugot. Kasi, ayan yung kapatid ko, apat na taon, tumanda na lang siya. Kaya nga nung pagkasabi, meron daw hindi daw tinatanggap yung first year college, kailangan daw dumaan sa ano yun, K-12. Yan ang tawag sa K-12. Sabi niya, yeah, matanda na ako nun. Huwag na lang. Nakahanap kami. Ayan. And yung tuition, 25,000, which is kaya naman. Kaya. And then, mabigat na eh. Kaya, next ko na. Tawa-tawa rin tayo. Ayan! Ayan, ganda o. Ayan. Ayan yung aking body. Body ko sa business. Sabi kasi na, nung nag-research ako, bakit karamihan sila may mga karamihan merong mga body partner, gano'n. Kahit sa akin, nung tumuna, tawag ko sa mga partner, hindi ko naman sila kilala. So sabi ko, nung kumita ako sa Sante,
nung nakita ko yung presensya ni Builder Pau na 15,988. Ay, kumahan! May 15,988 ako. Anong gagawin natin dyan? May member kita. Huwag ka nang magtrabaho. Ayan. So far, so good. Hindi na nagtatrabaho yung girlfriend ko ngayon. Hayahay na lang siya dun. Hayahay siya sa bahay. So siya yung nagsasagot ng mga online inquiries namin. And then, marami na rin po siyang achievements. Actually, yung first member namin sa Upload, yan, under her organization. And then, ayan. Actually, nakalaang, I think, kailan ba? Kailan ka naging, ano, naging AD? First, ano no? Halos magkasabay kayo. May! Ayan, last May, na-promote siya, Executive Director. Ayan, palakpakan niyo naman. Ayan. And then, tinanong ko siya, anong dream mo? Sabi niya sa akin, mahal, ang dream ko, ay yung dream mo rin. Ano daw? Sabi ko, ay yung dream ko, isa sa number one dreams ko ay yung kumita ng dollars. Ayan. So, sa so mga partners natin dyan na hindi pa nakakaalam or mga new members na hindi pa nakakaalam, pag meron po kayong makakilala sa Hong Kong, sa UAE, dollars po yung kitaan doon. Basta doon lang silang mag-pay in. So sabi ko, sige, tatargetin natin yan. Narinig ngayon ng kapatid ko, yeah, ako rin, dollars. So, edi, dollars. So, ayan. So, goal namin ngayon is dollars. And then, ano daw? Yan. Big things often have small beginnings. Naniniwala kayo? Yes! Kasi ako naniniwala eh. Nung first, I think second month ko, or first month ko, nung nag-barley ako, ito yung repeat order sa akin. Kwento ako kwento, malakas yan sa ano, sa memory, yan. Si sexy ka dyan, ganun ako ng ganun. Kaya wala pa akong knowledge nun masyado. So, ano lang ako pa, bida-bida ba? Yung mga, woo, si sexy ka dyan, ganun-ganun lang. Malakas yan sa memory, tatalino ka dyan. Dibili naman sila, ayan. Tapos, nung, ito, hindi ako makapaniwala sa loob ng maiksing panahon, from this one, to this one. I'm doing the business part-time. So, sa mga may trabaho dyan, hindi masama yung magkaroon ng part-time. Basta maging proud ka. Ang una lang iisipin mo is magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Huwag kang mapako doon sa nag-iisa mong trabaho. OT ka ng OT. Hindi naman masama ang trabaho. Kasi dyan ako nagsimula. Dyan halos lahat nagsimula. Dyan kumuha ng puhunan. Diba? Ang kailangan mo lang, sabi ko nga, ang puhunan mo dito, nung nag-livestream ako dati sa Facebook, ang puhunan mo dito is yung pera and then yung sarili mo. Bakit pera? Kasi yun yung pambabayad mo. And then yung puhunan is sarili mo. Bakit kailangan mo gawing puhunan ng sarili mo? Tanayin niyo ako bakit. Bakit? Isa pa. Bakit? Mas malakas. Bakit? Ayan, mas malakas. Palakpakan niyo naman sarili mo. Ayan, no? Gawin mo po ng sarili mo, hindi to the point na ibenta mo sarili mo. Ibenta mo yung sarili mong kwento. Yun. Kapag meron kang kwento, basta totoo, makakakuha ka ng tiwala ng tao. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong harapin kahit sino. Kami nga eh. Diba? Ang routine ng buhay, ang routine ko halos everyday. Kung hindi, pagtapos ko ng trabaho, pag-uwi ko, ang shift ko is ngayon 8 to 5. Imagine mo 8 to 5, no? 8 ng gabi. Paniki yung oras namin eh. 8 ng gabi, then 5 ng umaga yung uwi namin. Pagbatak ng 5, pagdating ng 6 to 7, minsan may video call pa ako. One time na-experience ko Nigerian, English, spoken in dollars si my friend, yeah. Tawag sa akin, my friend. So, sagot ko, yeah. Ganun na lang ako, yeah. Kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya eh. My friend, yeah. Oh, yes. Business, yeah. Huwag kayong mahiya kung barok yung English nyo. Totoo lang, yun lang yung natutunan ko sa negosyo na to. Tsaka huwag nyo ikahiya kung anong meron kayo, lalo na't nandito kayo. Kasi sabi nga ni Mentor June, Francisco, sabi niya,
excuse me. Sabi niya, gawin mo yung business ng Sante kasi may nakikita ka dito. Hindi lang tayo, may kinikita ka dito. Meron kang nakikita na hindi nakikita ng nasa tao sa labas. So, ang tanong niya sa akin, bakit ka makikinig sa tao sa labas? Eh, ikaw ngayon nakakita dito. Diba? So, yung first time kong, first training ko na pumasok ako dito, Coach Tim, that's Mentor Chris Sabili, no? Nandito ako sa harap. Kinanon niya ako, sinabi niya sa akin, nasisense ko magiging milyonaryo ka. So ako naman, oh, seryoso? Tahimik ako. Oh, promise, tahimik ako. Sabi ni Coach Tim, magiging milyonaryo ka daw. Hala, ano ito? Ganun pa ako, ano ito? Pero nung tinatrabaho ko yung Sante, possible. Alam mo kung bakit possible? Ay, bakit possible? Ay, wala na. Nasa kabila pa pala yun. Bakit possible? Kasi unang-una sa lahat, effective yung product. Gagawin mo na lang yung sarili mo na maging effective din. Hindi mo kailangan maging maboka. Hindi mo kailangan maging palakwento kasi yung produkto nagsasalita na para sa'yo. Ayan, diba? Palakpakan nyo naman. And then, eto, short period of time. Ayan, no? Yun, no? Yun, no? Eto yung isa sa achievements namin. Actually, hindi lang quick. Quick lang nalagay ko dito kasi hindi ko mahanap yung mga pictures ng iba. Ito yung team namin sa Kuwait. Actually, marami pa yan. So, sila yun na andito ngayon kasi pa-uwi ka na, Coach, no? Pabalik na siya sa Kuwait. And then, meron din kami sa Saudi, tsaka sa US, and then sa Taiwan. Nag-start din kami doon. And then, ito yung team namin sa Pinas. Ayan. So, eto, kwento ko lang ang story namin ito. Eto po, para sa mga hindi nakakaalam, ako po ay may background ng military. So, dati po ako naging commander ng ROTC. So, siya po yung aming CEO. And ngayon, member ko na. So, naniwala siya. Hindi lang sa sinabi ko, kasi nakita niyo yung epekto ng Barley sa akin. Kasi isa siya sa mga naka-witness na naalala ko yun nung nag-training ako. Lahat ng classmates ko kumakain itlog, ano pa yun, itlog, manok. Sa akin lagi tuyo. Kasi bawal ako dun eh. Diba? Bawal ako sa itlog at manok. Ayan, isa siya sa naka-experience. And then, ayan. Doing this business, first year ako that's April 15. Naalala niyo yung ano? Yung sinabi ni Coach Tin kanina na 5 to 15%. Yeah. Yes. Diba? Na the builder bonus. Diba? So, in a year, 1,160,425 to be exact, yung repeat orders ng mga members. Imagine mo yung 5 to 15% na yan. Diba? And then, hey, yung car, malapit-lapit na. Diba? And then, ayan. So, ito ay isa sa proof. Ito yung lagi, ito, I think that's all. May. Last May lang yan, last May. So, sinishare ko po ito para hindi para ipagyabang. Okay, just to inspire others na ang sahod mo sa isang buwan, kaya mong kitain dito sa isang araw lang. Hindi mo kailangan mag-OT, hindi mo kailangan sigawan ng boss. Pero, oh, actually, 12,000 yung sahod ko. Mas wala ka pa nga sa sahod ko na ano. Diba? Isang buwan. So, doing this business, ito yung isa sa proof. Hindi dito tinitingnan yung kita, hindi dito tinitingnan yung... Nakarating ba kayo ng power-power dito, diba? Hindi. Diba? Meron! Power! Power! Dito ang makikita mo yung mga tao disente. Diba? Ayan. And then, ay, malabo pala siya. And God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Trust Him and don't give up. Reason ko kung bakit ko nilagay yan. Kasi, isa sa mga mentors, again, Mentor June Francisco, sabi niya sa amin, hindi accidenteng makita mo o makakilala ka ng isang tao. Tadhana yan. Aksidente ba na naandito kami ngayon? Naandyan kayo ngayon? Diba? So, nakatadhana yan. Diba? Siguro kung ako hindi ko ginawa yung business, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Sa totoo lang.
kasi nag-trigger nga nito 200 over 160 yung BP ko. Diba? Yung mga natulungan namin, may breast cancer. Diba? So, reason ko kung bakit ko nilagay ito is para sabihin sa inyo na may purpose si God kung bakit nakaupo kayo dyan ngayon. Palakpakan mo naman. Ayan. So, kwento lang ako saglit. Ayan, I am Mr. C. Ayan, actually, it's almost the same suot. Diba? Compared mo sa may headset kanina, no? Na layo na yung sura namin, no? Grabe, oh. May eyebag pa yan. Ayan, short na kwento lang na natutunan ko nung ginagawa ko yung business. Gising pa ba kayo? Yes! Ayan, short na ano lang. Nung tinry ko kasi, pinagpapawisan yung kami ko, talagang kinakabahan ako. Ayan, patapos na rin naman. So, nung nagsisimula po ako sa Sante, pinangutangan ko po yung puhunan ko. Alam po yan nila Coach Chet, tsaka ni Coach Tim. Kasi nung in-explain nila sa akin yung business, ang puhunan ko nun, 4-6. Yun nilabas ko, diba Coach? 4-6. Then nag-meet kami dyan sa Subway. So, 4-6. Naalala ko na nung nag-meet kami, nakasando ako and then kasi sobrang init. And then, tsaka nila ako nag-long sleeve nung nag-meet na kami. 4,600 yung pera ko that time, which is for puhunan lang. So, ang ginawa ko, nung in-explain nila sa akin yung business, sabi ko, itatry ko muna yung product. Anong effect sa akin yung product? Sabi ko, mukhang maganda siya yung negosyo. Pinangutangan ko po siya ulit. Babad na ako sa utang nung time na yun. Nakasangla yung ATM ko. Thank God, pinahiram sa akin ulit yung ATM ko. Sabi ko, ibabalik ko sa'yo ito. Ano, 2 weeks. Taka 2 weeks ko. Nangyari, 2 weeks. Talaga nabalik ko yung ATM ko. And then, nabayaran ko rin yung utang ko sa kanya. So, ginawa ko nung time na yun. Nung, sabi ni, I think that's Thursday, Coach, no? And then, sabi ni Coach Tin, sabi niya, partner! Sabi niya, kaya yan, one week. Sige po. Ganun lang ako. Tapos, si sinzone lang ako minsan. Tapos, nung naging effective sa akin yung product, nung pinahiram ako ng pera, anong nangyari kasi ganito? Let's say, ito si sir. Ano pang name, sir? Ryan. Ayan, Sir Ryan. So, si Sir Ryan siya yung sinanglaan ko ng ATM ko. And then, sabi ko sa kanya, ibabalik ko yung 2 weeks. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Ganun-ganun ako. Yeah, sige na. Hindi naman ako magre-resign. Ganun-ganun. Then, pinahiram sa akin yung ATM ko. Takbo ko ngayon sa katrabaho ko. Sabi ko, sasangla ko yung ATM ko. Pahiraman mo naman ako 13,000. Sabi niya, parang yung ATM mo, nandun nakasangla yun, ha? Diba nakasangla rin yung kaya nung, hindi. Ganun ako. To cut the long story short, pinahiram ako. Instead na Thursday, nag-upgrade ako to builder pack. Nung Tuesday pa lang, hindi na umabot ng Thursday. Sabi sa akin ni Coach Che, sabi niya, oh, saan ka nakairam ng pera? Hey, gumawa ka na May mga white lies din sa buhay, pero may purpose po yun. May purpose po yun, sa totoo lang. Hindi lahat ng pagsisinungaling. Although, masama ang magsinungaling. Pero siyempre, pero siyempre, yung kapalit naman nun, di ba, is kung makakabuti naman sa'yo. Ayun! So, nag-start ako dito ng April. Then, pag-start ko ng April, May, nag-aral. Nood lang ako ng nood ng videos kasi hindi ako maka-attend sa trainings. Kasi nga po, may pasok ako ng gabi. And then, sabi nila, attend daw ako ng training, ganito, ganyan, may pasok po ako. So, ginawa ko, nanood ako ng mga videos. Sa lahat po na hindi makapanood o hindi makarating sa office, meron naman po tayong online business. Ayan, pinag-aralan ko. And then, nagkanda ako ng first, anong tawag doon, Coach? Home party, no? Kanda ako home party after a month.
after a month. Then first member ko, kapitbahay namin da. Kinuntuan ko siya. Unang-una, kwento namin washing machine. Tapos na-convert ko sa Barley, diba? Nandun lang ako, papunta akong CR. Uy, ang ganda ng washing nyo. Oo, magkano yan? Ganto, ganyan, ganyan. Uy, alam mo, may kapitbahay tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Oo, ayan na, ganyan, nasa na Barley na. No. First member ko, da, kapitbahay ko. Tapos, ayun. So, sa buhay natin, sabi nga nila, lahat may purpose. Yung ATM ko may purpose kung bakit sinangla ko. Nabayaran ko yung utang ko, alam ko naman sa inyo. Iba-iba po, may iba po tayong stories, di ba? Agree kayo, agree kayo? Yes! Agree? Yes! Yes, so di ba, yung iba sa products, yung ganyan sa iba sa business. So yun, 2 minutes na lang. Ayan, so nung time na siyempre may ups and downs din tayo sa pagdating sa business. Huwag lang kayong mawala ng tiwala sa sarili and then sa kanya. Sabi nga, sabi ni mentor Chris Galineto, sabi niya, nung nag-attend ako, sabi niya, maniwala ka sa itaas, kay God, maniwala ka sa company, which is, naniniwala ba kayo? Yes! Naniniwala kayo sa product? Yes! Sa mentors? Yes! Business partners? Yes! Ito malupit. Naniniwala kayo sa sarili nyo? Naman! Yes! At ang hina. Naniniwala kayo sa sarili nyo? Yes! Isa pa nga? Yes! Huwag pang magtanong, yes agad. Ayan. So, I think ito na yung huli, no? Ayan. So, ayun na nga yung huli. Wala na ako. Hello. Ayan. Wala ako. Ayan. So, again, my name is Charlie Mayjan Chase, also known as Mr. C. You can follow me, hashtag Mr. C and Miss C. Search nyo po yan. Nandun po lahat ng activities ko and my partner in terms of doing the business. And then, bago ko sabihin I'm on grass, may papakilala ako sa inyong... ako po, no? Ako po yung mag-intro. My God, on the spot to. Lalo kong pinagpapawisan. Okay. Ang ipapakilala ko po sa inyo, next na magsasalita po dito sa harap, siya yung rason kung bakit ako nandito. Siya yung rason kung bakit minsan down ako. Siya pa rin, kaya mo yan! Kaya yan! Ganto, ganyan, ganyan. Halika, kita tayo! Nangungulit. Kita tayo! Ganyan, 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 ganyan. Pero hindi dahil sa kanya, yung mga kinuwento ko po sa inyo kanina, hindi mangyayari. So, siya po ay dati ring empleyado sa IT. Tama po? Yan, sa IT industry. And then, gusto niya ng travel lagi. Nakukwento niya lagi. And then, gusto niya ng time sa family niya. And now, Diamond Executive Director. And then, car qualifier, ito yung nakaraan lang, talagang ganda-ganda. And also, kanina lang, kung nanonood kayo, inawardan ulit siya, nandun yung pangalan niya, Miss Jeff Flora, from our leader, team captain ng Catalyst, Miss Jeff Flora! Kwento ni Mr. C. Yes! Nakakatuwa dito. Magandang buhay sa inyong lahat. Thank you for choosing to be here. Kahit na sobrang lakas ng ulan, sobrang traffic, Monday traffic, di ba? And sino po ba dito yung mga employees or galing sa work? Galing sa malayong lugar. Marte. Yun. Pero you chose to be here. It means, interesado po kayo. Meron po ba dito mga napilit lang na ano? Ay, hello, mami. Wala naman. So, ibig sabihin po, I believe na talagang, sabi nga ni Mr. C, talagang tadhana ito. Walang aksidente.
gaya ng umulan kanina na traffic, and yet pinili nyo pa rin na pumunta at maupo dito, makinig sa nag-present kay Mentor Teen and kay Mr. C. And hopefully, may maibahagi kami sa inyo na makakagulo ng utak natin. Ayun nga, sabi ng mentor namin, si Mentor June Francisco, hindi namin kaya baguhin ang buhay nyo. Hindi namin kaya baguhin. Ang tanging makakagawa lang nun ay kayo. Kasi nga, life is a choice. And like all of us, yung mga mentors and mga nagsalita dito, namili kami. At ito yung pinili namin dahil meron nga kaming nakita. Gaya nung sinabi ni Mentor Teen kanina na about basic dreams. And paano ba yung tatlong sikreto ng mga mayaman, bakit sila yung mayaman? In reality, mahirap talagang gawin yun. Tama? Hindi ka naman tipong pagising mo sa umaga, tara, mag-open ako ng Jollibee. Magpapatayo ako ng SM. Yun yung konsepto, tama? Mag-create ka ng business system or magkaroon ka ng business system na dadami yung bibili, ganyan, or magbebenta. Pero, in reality, mahirap siyang gawin. Lalo na sa kagaya ko na wala talagang background sa pagninegosyo. Dahil ako po ay graduate ng computer science at pinalaki po ng government employees, retired government employees, na ang turo sa amin ay mag-aral, mag-graduate, basta pumasa, makagraduate, at magtrabaho sa, kung maaari, sa government office. Yung sa civil service, yun, may ganun ako, kaya nakapagtrabaho din po ako sa gobyerno. Yun po kasi yung turo ng mga magulang namin. Pero, sabi nga, ako kasi gusto ko ng, hindi naman gusto ko umaman eh. Gusto kong mag-travel. Pero dun sa sitwasyon ko, nagtatrabaho ako, sobrang tali ako sa trabaho. Na tipong 1 year in advance, kailangan ko mag-file. Sino po ba nakaka-relate dito? Yun, no? Na 1 year in advance, unahan pa kami ng mga ka-team ko, katrabaho, na mag-file ng leave, vacation leave. Minsan nga, nag-file na lang kami si Cleve para lang, di ba? Si Cleve ako 3 days, pero pagbalik, super tan. Di ba? Super tan, di ba? Mga fresh na fresh, para nasaya-saya. Ganun. Pero si Cleve yun. Di ba? Atitio, alam mo yan. Ganun kasi, pagka-employee, talika sa trabaho mo. So, sabi ko nga, mahirap gawin yung sikreto ng mga mayaman. Pero, Sante made it easy. Bakit ko nagaling ni Sante? Because we have a very, very good and proven effective talaga na produkto. Yun eh. Na naging posible na ang lahat, naging posible na yung tatlong sekreto ng mga mayaman na kaya na din natin gawin because Sante made it easy. Sa totoo lang po, nasolusyonan po ni Sante at ng negosyong ito ang lahat. Even yung mula sa health ng magulang ko, ng mga kamag-anak ko, ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, and yung income, napalitan na po yung income ko nung nagtatrabaho na ganitong negosyo. Ang hindi na nasolusyonan, alam nyo kung ano? Tanungin niyo ako ano? Ano? Malapit na! Malapit na! Malapit na! Ay, sige! Yung height ko, kayo na nga. Ano yun? Yun, hindi. So, mag-heels na lang. Hindi kaya eh. Hindi kaya ni Barley magtumangkad pa. Ayan. Share ko lang sa inyo. Ano, in 3 years, 2013, late 2013 po ako nag-start. Part-time lang din po. Part-time. So, yung mga nagtatrabaho po, hindi nyo kailangan na magre-resign ako bukas. Huwag na. 2 hours to 3 hours a day lang. Gawin nyo, aralin nyo. Napakaganda na ng technology ngayon na
in just one click, andyan sa inyo yung information. So, in 3 years, ito po yung naging resulta ko. Ito po yung naging journey ko na, sa totoo lang po, hindi siya yung overnight success. At hindi po siya overnight, pagka-join ko, ay milyonaryo na ako. O meron na akong sasakyan, or meron na. Proseso siya. Na habang inaaral natin yung ganitong negosyo, habang ginagay tayo ng mga mentors natin at umatid tayo ng trainings, at ina-apply natin yung tinuturo sa atin, kumikita tayo. And kagaya po ako, isang buwan pa lang po ako sa Sante, part-time, kumita po ako ng additional na kulang 6,000 pesos. Dagdag income po tong on top of my salary. Na kung tutusin nga po, di ba, makamataasan lang ng 1,000 pesos yung sweldo natin, sobrang saya na. Eh, bawas tax pa. Ang dami pang kaltas. Ay, pagdating 200 na lang yung dagdag. So dito po, yung 5,000 na yan, na extra income, ay sobrang laki na. Feeling ko nga, sobrang yaman ko na yun, mga panahon na yun. Daming pera. Ganyan. And then, in just 1 year, so tuloy-tuloy lang po, inaral ko. And in just 1 year, same month, kumita po ako ng 26,000. Wow. Yes! 26,000. Sabihin na, eto, naka-all caps with no boss. Kasi, wala pang 1 year actually, nag-resign na po ako. Bakit? Di ba, Coach Che, dapat huwag ka muna mag-resign? Well, sa part ko po kasi, na umattend ako, gaya nyo, nakaupo dyan. Dyan po. Yan. Kay Coach Noemi. Nakaupo, nakinig ako. Actually, hindi ko naiintindihan yung compensation plan. Ang daming numbers. Hindi ko talaga naiintindihan. Pero ang talagang tumatak sa isip ko, yung sinabi nung speaker na yun, na first year high school graduate. Na, at sobrang nalula ko dun sa mga na-achieve niya in just a short period of time. At ako, na empleyado for 10 years, ganun pa rin, kaharap pa rin ng computer. Nagko-commute pa rin everyday. May mali. Parang hindi siya fair, ganyan. So, ginawa ko po, inaral ko siya at nag-resign po ako kasi gusto ko talaga siyang pag-aralan. And in just 1 year, ito po yung kinita ko na wala akong boss. Wala akong nire-reportan. And in 3 years, same month, kumita po ako ng 80,000 a month. 3 years. Na, hindi ko talaga, sa totoo lang po, nalagpasan niya po yung sweldo ko sa, corporate. Lagpas. Ito, 3 years, ako yung mag-decide kailan ako, anong oras ko babangon, sino yung kakausapin ko, anong oras ako uuwi, ganyan. So, and, on top of that, yung first year ko sa Sante, dahil nga sabi ko po, mahilig po ako mag-travel, and pangarap ko po talaga magkaroon ng projector. At kung ano yung dineclare nyo natin na makuha sa pagka ginawa natin yung negosyo nito, maniwala kayo. Maniwala kayo talaga. Huwag nyo intindihin kung paano muna. Talagang i-commit nyo lang sa inyo na paniwalaan nyo kung anong gusto nyo, makukuha nyo. Gaya nyan, hindi ko talaga alam paano, basta trabaho. And yun nga, dahil nga gustong-gusto ko talaga magkaroon ng projekto, nakuha ko siya. And nakapag-travel ako, first year ko sa Sante, sa Indonesia, kasama ko nga si Mentor Tina, by the way, ate ko po siya. Kaya pala maganda rin. Ay naman! Siya yung original. Latak na ako pag bunso, di ba? Ayun. Di ba? Hindi, actually, ito yung kagandahan din po sa negosyong ito, na pwede mong piliin kung sino yung gusto mong katrabaho. At pwede mo rin isama yung kapamilya mo, asawa mo, kapatid mo, nanay mo, anak mo. Meron nga dito, actually marami po dito ng business partners natin na pamilya talaga, ginagawa yung negosyo. At so, ano pa yung mas sasaya pa na ang katrabaho mo, kasama mo lagi,
eh, kapamilya mo, tama? Yes. Na pwede ka mamili. Ayoko ng taong na yan. Hindi siya, mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. So, wag, doon ka lang sa iba magpa-member. Ganyan. De, joke lang, joke lang, joke. Ayan. And last February nga, so nung first year ko, tatlo kami nag-travel. Last February, 10 of my Catalyst members ang nag-qualify at nag-enjoy at nabusog. At nag-giminaw at sobrang-sobrang saya namin sa Hong Kong for 3 days and 2 nights, all expense paid. Trip. Meron pa ba yan? Meron pa yan eh. Yan. Na, ito yung sabi nila kasi, alam ko kasi yung takbo ng utak ng mga ano eh. Yung may kaya, na napag-fong-fong lang naman yun. Diba? Magkano naman ang pamasa, may piso fare pa. Diba? Pero, ang ano dito, importante, libre. Libre! Choose ka pa ba? Libre na nga pagka-traveling ka. And ang itong libre na to ay sobrang sarap na libre dahil busog ka na, pampered ka pa, at hindi mo iintindihin, hala, magkano kaya yung tubig sa Disneyland? Diba? Kasi may meal voucher. Ganyan. May service pa. Buffet every day. Pagising mo, kakain na. Ay, bongga. Ayan. So, sobrang sarap na kasama mo din yung mga partners mo na mag-travel at ma-enjoy yung pinag-trabahuan natin. And in 3 years doing Sante business, ng by heart. Kasi ano, sabi nga nila mentor team and ni coach Charlie, na kanya-kanyang pacing to. Nasa sa atin kung paano natin gusto gawin yung negosyo. Gusto nila chill lang, walang pressure. Pag naisipan yung mag-Sante, sige, pag hindi, okay lang. Pero in 3 years, sabi ko kasi gagawin ko siya, bibilisan ko talagang aralin at masterin yung negosyo dahil gusto ko talaga mag-travel. Yun talaga yun. And in 1 year, in 3 years, nahit ko po yung first million ko. Yeah. Na bigla na lang, ay parang, okay, Diamond Executive Director na po ako. And member na po ng Executive Millionaire Circle. Qualifier, travel qualifier, at may bonus pa na free iPhone 7 Plus. Kasi kasi yun eh, meron akong pinost, ano, throwback, parang memory ng FB, di ba may ganyan? Meron akong pinost yung kotse-kotsehan na cellphone na maliit, ganyan. Kasi nga, parang call and text lang. Pangarap ko, ay birthday wish list ko is, una, magkaroon ako ng smartphone. Kasi nga, parang barag-barag na yung phone na yun. Then second, magkaroon ako ng parking space. And then magkaroon ako ng bahay. Ay, kotse pala. Hindi pala bahay. Ibabahay pala ako. Kotse. Sige. Oh, sige. Ay, ganun. So, smartphone, parking space, and kotse. Hindi ko na alam, I mean, yung hindi ko na pinaproblema yung paano. Basta trinabaho na lang yung negosyo, yung Sante business. Kasi may programa naman na yan eh. Computed na yan ng system. Trabahuin lang. And in after a year, binigyan niya ako ng iPhone 7 kasi hindi ko po alam kung magkano dahil wala talaga ako. Sobrang hindi ko po talaga gugustuhin na bumili ng ganong kamahal na cellphone. Kung libre naman, choose ka pa ba? Diba? And then, just recently, wala pa pala dyan, qualifier din po ako sa performance bonus. Yes. Na, kung ikaw, mag-decide talaga na i-take ang negosyo na to the higher level na mag-franchise ka,
pwede ka rin mag-qualify sa performance bonus. Paano mo nakuha yun? Pagka sobrang na-addict na yung grupo mo bumili ng barley at lumaklak, magkakaroon ka ng performance bonus. Ayan. And just recently, okay na po ba yan? Ayun o, yung iPhone 7 Plus. Na sobrang bonus, sobrang bonus na lang siya. Dahil nga, ayan yung programa eh. Ayan. Recently, Kuya Aba, pwede po yung ano? Ay, yung papala, last year. Actually, yung Team Catalyst, baby pa po. Kahit po ako, mukhang baby pa po ako. Kung ikukumpara niyo po sa talagang mga matagal na po sa ganitong industriya, sobrang pag-asa school, nursery pa lang. Nag-aaral pa lang din ako gaya niyo. Pero sa pag-aaral ko, unti-unti, kumikita ko, at tinatrabaho ko siya. And 1 year pa lang po yung Catalyst, eto na po yung grupo. And meron na rin po kami na-build na group sa iba't ibang bansa. And, ayan. Sabi ko nga eh, what is money for if you can't make memories of your family and be together? Kasi kung hindi ko na po napakita kanina, nagtrabaho din po ako OFW for 1.5 years. And nung time na yun, sobrang torture na malayo sa pamilya. Bunso po ako, lumaki po ako na sobrang intact ng family and yung buong clan, parang ganyan, sa side ng mother ko, isang compound kasi kami. And then all of a sudden, dahil na rin siguro gusto akong mag-explore at matry na maging independent, pinadala ako sa abroad na sobrang lungkot pala. Na nakaka-relate ako sa mga kababayan nating OFW na ang hirap na magtrabaho ka, pagod na pagod ka sa trabaho, pag-uwi mo sa tinitiran mo, wala ka man lang asawa, kapatid, nanay, tatay na magka-comfort sa iyo na sige kaya niyan. Okay lang 'yung pagluluto ka ganyan. Kaya talaga hindi ko gusto na magtagal. Ang thinking ko, pwede naman, meron namang kabuhayan dito sa Pilipinas eh. And sobrang blessed ako na nakita ko yung Sante dahil hindi ko na nga kailangan mag-abroad dahil meron chance na mag-earn in dollars doing Sante business. And ito po yung bagong, yun nga yung family ko na lahat ng okasyon, nasa-celebrate namin together. Kasi nga in just one click, pwedeng may mangyari eh. So, every moment counts. Every moment counts. Kaya, sobrang, ine-enjoy ko talagang gawin tong negosyo nito dahil nga, ito yung makakapag-provide nung time na kailangan ko para magawa ko yung mga bagay na gusto ko talaga at pinaka-importante sa akin, which is yung pamilya. And Kuya Aba, meron po akong, isa pa. Wait. Ayan. And yung church duties ko po, nagagawa ko din siya. Na, ayan. Ako po yan. Uy, ang ganda! Ako po yan. I woke up like this. So, ito po, yung may video po akong pre-prepare. Ito yung bagong blessing sa akin. And thankful ako sa Panginoong Diyos na naging instrument talaga ang Sante. And very blessed na magkaroon ng generous na directors, board of directors, na talagang totoo dun sa mission na to help people live better lives. Play VTR. You said, turn the lights down, I wanna be.
yung aking business partner and pamangkin si partner Ramir. Kudos! Thank you, thank you, thank you. Sa totoo lang po, yun nga, sabi ko kanina, ay sabi doon sa video, ano daw, ba't parang hindi daw ako excited? Siguro, ano, overwhelming. Hindi ko na, meron akong post doon na hindi ko na talaga alam ano ba yung mararamdaman ko sa bawat nagaganap sa buhay ko. Sobrang dami talaga. Na hindi ko alam kung ang daming emoticons kung magaganyan. Hindi lang siya smiley, hindi lang siya tumatawa. Ano siya? Overjoyed. Dahil, yung kotse na yan, sa totoo lang po, yan ang, ano ba tawag dito? Yung resulta lang na ang dami ko na po talagang na-meet at lumaki, malaki na talaga yung grupo. Yun lang yun eh. Na sa amin ni Coach Tin and ni Coach Shirley na talagang pinaniwalaan namin yung narinig namin, nakita namin, pinaniwalaan namin yung mga mentors namin na meron at merong resulta. 3 to 5 years, gawin mo tong negosyo na to by heart. Meron at meron kang resulta makukuha. Yes! Yes. At ito na ngayon. Ito na yan. Ito yung dagdag lang, kwento, bago ko ibigay yung stage sa ating final sharer. Kanina, dapat dadaling ko siya. Si Sky. Pangalan po niya Sky. Bakit Sky? Mahilig po kasi talaga lumipad. Lumipad, Sky. Try. Dahil, we can all fly high. Yes. We have wings. Kailangan lang natin siyang ispread ng bonggang-bongga dahil kaya natin lumipad ng pagkataas-taas. Unlimited yung height. Kaya natin. Paniwalaan lang natin. Dahil kung yung paniniwala pa lang hindi na natin magawa, eh yung action pa kaya? Tama? And yun nga, yung kwento ko kanina, dapat dadalhin ko siya. Kasi sabihin ko, andyan siya sa labas. Tingnan nyo, ganyan-ganyan. Totoo siya, hindi lang kinuha ko yun sa internet. Pero, nung nasa may bandang San Juan na kami, tanong sa akin ni Ate Tin, kailan makoding nito? Hindi ko alam. Yung pala yung sa sticker, ganyan. Coding pala ako ngayon. So, umay kami. Diba? Nasaya-saya. First time eh, sorry. Ganyan. Anyhow, before I introduce the last sharer na eto po, yung picture lang, selfie, kasi nainggit ako sa kanila. Yan. Ay! Shining shimmering splendid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Ayun. Ayun pala, meron din po tayong partners from Saudi. Si partner, asa si partner Chen? Ayun, yes. Dito sila, mga nag-action. Ayan. Itong taong ito, gaya na tatay talaga namin siya. Siya talaga yung
pa si Muno ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Yes! Siya talaga. Siya yung sinisisi ko, actually. Bakit ako may kotse? Susunod niyan motor na. Ay! Etong taong ito, na hindi man graduate, pero daig pa yung mga nag-doctorate sa grab, sa lali, sa dami ng wisdom. At yung wisdom kasi na yun, hindi naman nakukuha sa school. Tama? Yung wisdom na yun nakukuha sa life experiences, sa failures, sa mga struggles. Ibig sabihin, sobrang daming experiences ng taong ito, kaya ang dami niyang wisdom. At yun yung blessed kami, actually lahat na nakakausap niya at nagugulo ang mundo niya, utak. Dahil sa pagkakinausap ka ng taong ito, talagang papaniwalaan mong kaya mo rin. Siya po ay isa sa mga pundasyon ng Sante. Haligi pala. Tama. Thank you po. Haligi. Hall of Famer. Yes. Consistent travel qualifier. Yes. Car qualifier. Yes. Six-digit income yes. earner. Yes. At sobrang pogi. Yes. At ang dami yes. abs. Yes. Ang dami niyang abs. Yan. Hindi ko na matagalin. Please, let's all welcome our grand mentor, Mentor June Francisco. My confession. So good! Sabi ni Miss Teen kanina yung nag-present, pagtapos niya, sabi niya, Daddy Apps, kinabahan ako. Sabi ko, okay lang yan. Normal lang naman talaga yan. Sabi nung nag-share si Mr. C, sabi niya, nanginginig daw siya, kinabahan din daw siya. I don't know kung anong sabi nung sobrang maliit dito. Kinakabahan din. Habang nandun ako, mixed emotion ako. Kinakabahan at excited. Bakit ako kinakabahan? Kinakabahan ako kasi nag-stay ka dito tapos hindi ka naniwala, hindi gumanda buhay mo. Doon ako kinabahan. Excited ako kasi naniwala ka 5 years from now, gaganda ang buhay mo tulad ng sa amin. Mamili ka na lang kung saan ka doon. Doon ka ba sa kinakabahan na hindi gumanda ang buhay mo o doon sa excited na 3 years, 5 years from now, makukuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Bago ko i-share mga kaibigan yung short life story ko. Sa totoo lang po, habang nagpipresent si Coach Tim kanina, ito yung pagkakaalam ko sa 7 years ko sa business, na-realize ko na hindi talaga puhunan ng pera. Yes. Dahil ang pera, madaling gawa ng paraan eh. Yes. Magbenta ka lang ng laman, may pera ka na eh. Tama? Laman ng bahay. Don't get me wrong, because sometimes I'm right. Okay? Ayan, may pamalakpak. Sabayan niya. Kasi na-notice ko po, sa 7 years ko sa business na ganito, sabi ng mentor ko, noong araw, pag may pumalakpak na isa, sabayan mo daw. Bakit? Kasi yung isa na yan, mukhang tanga siya lang isa. Tama? Ikaw kaya lumaki sa lugar na, de, joke lang. Kaibigan, ito yung puhunan natin. O, gusto niyo bang malaman? Yes! Ito talaga yung puhunan natin. Yan. Ang pangako ng industriyang ito, kaibigan, partner man kita sa line, ka-group man kita o hindi, ang pangako ng industry ng Sante sa'yo, bibigyan kanya ng house and lot. Walang presyo yan kasi di ko alam kung magkano gusto mo eh. Promise ng company, bibigyan kanya ng car 3 to 5 years from now. Ang promise niya, bibigyan kanya ng income. Best spelling nun. Okay, kasi ang inyong lingkod mga kaibigan ay first year high school graduate. Oh, tinapos ko po kasi yung first year ko kaya nag-graduate ako. Okay. And ang ibibigay niya sa'yo,
savings, mga kaibigan. And of course, I'm sorry, not income, kasi sunod na yan eh. Kasama naman talaga yan eh. Ah, isa-isahin natin. Travel, yan ang ibibigay niya sa'yo. 5 years from now, income. Kaibigan, sa totoo lang, huwag tayong magbulahan. Ako po may 4 na anak. Isang anak ko po teacher na. Kaya sabi ko sa mga anak ko, yung panganay ko magte-take ng medicine. This year, kaya ako excited. Next year, mga kaibigan, yung 3 ko pang anak, sabay-sabay mag-graduate yun. Sabay-sabay mag-graduate. Sabi ko sa mga anak ko, nak, huwag nyo akong yayabangan ha, pag nagka-diploma na kayo. Tatandaan nyo at aalalahanin nyo lagi, nakagraduate kayo at pinag-aral kayo ng hindi nakagraduate. Ha? Kaya yung diploma, sabi ko sa kanila, isabit sa dingding. Kasi para dyan yan, hindi para sa ulo. Kasi maraming nakatapos, mga kaibigan, hindi ikaw ang pinariringan ko ha, yung katabi mo. Okay. Maraming nakatapos, mga kaibigan, pero naghihirap sa buhay. Kasi ang diploma nila, nilagay nila sa ulo. Sabi ko, wag, magkakasakit ka ng hydrocephalus. Lalaki ulo mo. Bonus lang yan. Bakit? Nung pinanganak si Adan, may alasal ba? Nung pinanganak si Adan, may Ateneo ba? Wala naman eh. Tama? So ano ang ibig sabihin? Kaya sabi ko, maraming tao hindi nagtatagumpay sa buhay kasi nag-aral sila para maka-graduate. Hindi na-serve yung purpose. Nag-aral ka dapat para matuto. Tama? Kasi pag natuto ka sa buhay, mga kaibigan, sigurado gaganda ang buhay mo. Bakit ko nasabi yan? Ito yung promise. Ibibigay sa'yo 5 years from now. Pag hindi mo ito nakuha at sineryoso mo itong negosyo na ito, mga kaibigan, ipapuputol ko yung daliri ko pag hindi mo yun nakuha. Especially in car. Kasi madali lang yan dahil may programa na eh. Ganun po dito sa Sante. Now, huwag tayong magbulahan ha. Bakit ko sinabing 5 years? Kaibigan, 5 years yan kasi ang engineering 5 years. Tama? Pag-graduate mo bilang engineer, maghahanap ka ba lang ng trabaho? Ang malungkot kung tatanggapin ka kaagad. Ilan ba kayong gumraduate? Isa ka lang ba? Ang daming gumraduate na engineer. At anong laban mo sa Ateneo, Lasal at UP? Kung nakagraduate ka sa mababang paaralan ng lumang bayan, mababa na, luma pa. Tama? Pero kaibigan, yung kaharap nyo ninyo, sa harapan nyo ngayon, itapat nyo sa engineer. Itapat nyo sa engineer pagdating sa resulta. Kasi bakit? Sabi nga ni Jim Rohn. Kilala nyo yan? Sabi ni Jim Rohn, formal education will make you a living. But self-education will make you a fortune. English yun. So hindi ako tapos ng pag-aaral, mga kaibigan. First year high school lang kaharap ninyo. Hindi ako nakapag-aral dahil mahirap kami. Gaano kahirap? Mahirap. Bakit po? Ang dami kami magkakapatid. 30. Wow. 30. Pero relax lang ha. My mother is not a pig. 5 ang asawa ng tatay ko. So ngayon, habang syempre nag-iisip, siguro bata pa lang ako, mahilig na ako mag-isip. Ang dami kong kaibigan, pero wala akong barkada. Kasi bakit? Ito natutunan ko eh, at shinare ko to sa mga partners ko sa Hong Kong nung nagpunta ako. Sabi ko sa kanila ganito, kung ikaw ay may kaibigan at 10 years na kayong magkasama at mahirap ka pa rin, tanungin mo sino malas sa inyo. Kasi simple lang naman ang buhay eh. Kung gusto mong umasenso, sumama ka sa asensado. Tama? Kasi alam mo bakit dahil kung umasenso, sobrang ninyong close, ganito yan. Nangangarap ka na ngayon ng malaki. Friend, ito pangarap ko. Siyempre, dahil close kayo, sasabihin ng friend mo, magtahimik ka. Pares lang tayong dukha. Sabi niya, oo nga, no? Di, sama na naman kayo. Naisip na naman ng isa, nangarap na naman ng malaki. Friend, alam mo, may pangarap ako. O, isa ka pa, manahimik ka. Sabay lang tayong tinuli. Tama? So, ano yung nangyayari? Nagpipigilan. At minsan, eto pa. Nangarap ng malaki. Sabi ng anak, sabi ng lola, ng apo, Lola, may pangarap ako. Eh, narinig ng lola. Sabi ng lola, Apo,
Huwag ka masyadong lumipat ng mataas, ha? Baka kung ano yung taas ng lipat mo, yun ang lagapak mo. Sabi ng apo, la, hindi pa nga ako nakakalipad, lagapak na. Tama? So hindi natin namamalayan, mga kaibigan, ang pumipigil sa tagumpay natin, loved ones natin. Kaya kung pinanganak kang mahirap, hindi mo raw kasalanan yan. Kasalanan yan ng tate at nanay mo. Sabi nung partner, ah, nandiyan nanay ko. Ay, hindi niya yan kasalanan. Kasalanan niya ng lola, ng lola mo. Sabi niya, andiyan lola ko. Ay, lola, hindi mo kasalanan yan. Kasalanan niya ng ninuno mo. Tama, ano ibig sabihin? Pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yon. Kasi binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng opportunity, hindi mo ginrab. Kanina habang nagmamasid ako, sabi ko, 9 mahigit na. May iba sa inyo nagtatrabaho. May iba sa inyo sabi, late na. Papasok pa bukas. Tama ba? Normal naman yan eh. Kaya lang obserbahan mo, kaibigan, ang tagal mo nang umuwi ng maaga at natutulog ng maaga, kamusta buhay mo? Yun lang naman eh. Kung gusto mong umasen sa mga kaibigan, sa totoo lang, ito natutunan ko sa mayaman, ang mayaman, matagal matulog. Tama? At maagang gumising. Bakit? Matagal matulog kasi ang daming meeting. Maagang gumigising kasi excited silang gawin yung napag-usapan kagabi. Tanong, ganun ba tayo? Kaibigan, ito kasi yung dreams mo eh. Ang malungkot, kaibigan, andito ka. Hindi madaling makatawid doon. Tama po? Hindi nga sila magkita, oh. Hindi nga sila magkita, eh. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kang magstay sa Sante kasi kumikita ka. Magstay ka kasi may nakikita ka. Ang labanan, hindi ngayon kasi mamaya matutulog na tayo. Ang labanan bukas, ang labanan pag 60 ka na, kamusta? Tama? Yun ang pinaghahandaan namin, mga kaibigan. Yung first year high school na kaharap ninyo, mga kaibigan, driving Montero Sports ng libre. Yes! Sabi ko sa kaibigan kong seaman, sabi ko, partner, may Montero ka, may Montero ako, pero mas mayabang ang Montero ko. Sabi niyo bakit? Kasi Montero mo binili mo, Montero ko libre. Ayun! Tama? Kaibigan, sabi ko sa kanya, ikaw 6-digit ang income mo, kasi seaman ka. Pero mas mayabang ang 6-digit ko. Bakit? Wala akong boss. Yes! Ikaw seaman ka, sabi ko sa kaibigan ko, nakapag-travel ka ng maraming bansa. Tanong, ilang bansa napuntahan ng asawa mo? Sabi niya, walay. Ako, 36 beautiful places sa ibang bansa na dala ko ang asawa ko. Gusto niyo magbilang? Bilang tayo, ha? Kasi gusto kong... Ba't may gwapo dyan? Kasi gusto kong umuwi kayo excited. Kasi sa totoo lang po, 7 years na ako sa business. Kung first timer ka, hindi mo naintindihan yung unang in-explain nung nagsalita. Tama, bibigyan kita ng 5,000, ikaw mag-explain. Kaya ko itaya, 10,000, sige. O sige, todo na to, 20,000, sino first timer dyan? Sino first timer? Ngayon lang ba, namaten? Okay, sir, kaya mo bang explain ang in-explain ni Coach Tin? Oh, sayang, 20,000 ka sana. Kasi kaibigan, alam ko, nakita ko na eh. Kaya gusto ko, umuwi kang excited at babalik ka. Ang babalik, dun kami masaya. Ang hindi babalik, nalulungkot kami para sa kanila. Hindi para sa amin. Kasi sa totoo lang, walang aksidente. Everything happened for a reason. Inalaw ni Lord na magkita tayo. Kasi bakit? Para ma-witness mo at maging sagot ito sa matagal mo ng pangarap sa buhay. Yes! Kaibigan, ano ba naman ang 3 years at 5 years? Sabi ko nga sa inyo, gumraduate ka ng engineer, kahit sa Ateneo pa, sigurado ako pag-graduate mo, maghahanap kang trabaho. Samantalang dito, simulan mo. Pag-graduate niya, ikaw meron na. Bakit? Sa totoo lang, walang bulangan. Ito lang naman talaga hinahanap natin eh. Nag-present ako, kaya ka nag-aral, kaya ka nag-negosyo, di ba para dyan? Nag-present ako sa bukid nun. May audience ako, magna cum laude. Ano mang mas mataas sa magna? Suma.
Sabi sa akin ng partner, up, meron tayong guest, Magna. Sige, akong bahala. Nasaan? Nasa harapan. Babae. Sabi ko, ma'am, balita ko, summa cum laude ka. So hindi, Magna lang. Sabi ko, ma'am, pwede ba magtanong, magkano ba ang income ng isang Magna cum laude dito sa Bukidnon? Sabi niya, 25,000. Sabi ko, ladies and gentlemen, pakitulungan si ma'am ha. Bakit si ma'am, Magna cum laude, 25K per month. First year high school, 200K per month. Paki-explain. Bakit mas maliit ang bayad sa Magna cum laude, bakit mas malaki ang bayad sa first year high school? Tahimik. Parang ganito. Tahimik. Kasi hindi kaya ipaliwanag eh. Sige, sinong matalino kaya magpaliwanag niyan? Sabi niya, sir, bakit nga ba? Sabi ko, ma'am, pasensya ka na ha. Sabi ko, magkaibigan naman po tayo eh. Iba ang core values ko sa core values mo. Sabi, what do you mean? Sabi ko sa kanya, kasi ang core values mo, ma'am, correct me if I'm wrong, hindi ko yan alam. Sabi niya eh, hindi ko yan alam. Sabi ko, ma'am, ang core values ko, aalamin ko yan. Ang core values niya, hindi ko yan kaya. Ang core values ko, kakayanin ko yan. Ang core values niya, ay hindi ko yan linya. Magna ako, hindi ko nililinyahan ng networking. Sabi ko, ma'am, ako, ang core values ko, lilinyahan ko yan and I'll do whatever it takes. Now, audience, anong gusto niyong anak? Magna o first year? Totoo lang. Don't get me wrong. May anak akong pinag-aaral. Pero kaibigan, anong gusto mong anak? Summa cum laude na 25,000 o first year high school na 200,000? Di ba? Kasi ang Pinoy mo kang negosyante. Ang sakit mo magsalita. Kaibigan, imagine mo ha, ang first year high school na kaharap mo, bukod sa driving this kind of service, eto naisip ko kanina, habang nagda-drive. Ayaw ko naman talaga eh, okay na ako sa Montero ko eh. Kaya lang bakit ako may bench bukod sa pangarap ko? At naisip ko kanina while I'm driving, kasi bench ang dala ko kanina. Hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako, sabi ko sobrang bait ni God na nangyari sa akin to. Kasi kung meron kang believe, at nananampalataya ka na ibibigay sa'yo yung pangarap mo, yung universe, tutulong yan para makuha mo. Yes! Kaya lang, ang malungkot, ang kalaban natin, hindi naman ibang tao eh. Ang kalaban natin, sarili natin. May kasabihan nga sa English, if you beat somebody, you're best, but if you conquer yourself, you're great. Boom! English yun! Kaibigan, hindi lang namin kayo binibentahan ng magandang produkto. Maganda produkto natin. Hindi ka namin ini-invite to join the business kasi magandang business. Ang binibenta namin sa inyong lahat dito, freedom. Freedom, kalayaan sa oras at kalayaan sa pera. May confession ako sa inyo. Dito ako magtatapos. Last week, nagtampo ako. Tao ako eh. Nagtampo ako sa family ko. Sa anak ko. Kasi sabi ko sa mga anak ko, na ang puhunan ko sa negosyo ko, mood. Wag na wag niyong sirain ang mood ko. Kasi ayaw akong lumabas ng bahay na masama ang loob ko dahil ayaw kitang bulahin. Tama? Gusto ko, pag humarap ako sa iyo at magsasalita na ako, galing sa puso, totoo. Hindi script. Kaya hindi ako lumabas ng bahay. For almost 5 days. Ito pa, drama. Wala rin ligo. At ito pa. Sa inyo, ito ba love ko? Kasama siya eh. Tampo rin ako sa kanya eh. Ito pa. Wala nang ligo, walang bihis. Kung ano yung Thursday night ko na pantalon at t-shirt kong puti, yun lang. Sa sala ako natutulog, sa sahig. Natutulog sa taas. Sabi ko, walang kakausap sa akin. Walang kakausap. Talaga ano, siguro God willing, kasi makatirin throat ko, gumaling. Kasi madaldal kasi ako eh. Huwag mo akong lalapitan, dadaldalin kita. Sa totoo lang, kay partner, kay hindi kita grupo. Dito na ngayon.
5 days, walang ligo, walang tulog, masyado. Tama lang, puro lang Facebook, ganyan-ganyan lang. Kunyari, tahimik, pero Facebook, no? Ito na, 5 days walang ligo, 5 days walang bihes. Kinumpit ko income ko for 5 days. Kaibigan, pinost ko ito eh. Kumita ako ng lampas sa sweldo ng isang manager. Yes! Gusto niyo bang palakpakan yan? Yes! Gusto kong palakpakan niyo yan kasi hindi yung income, yung hindi ako lumabas ng bahay. At ito pa, kung ikaw nagtatrabaho, maglungkot-lungkotan ka sa trabaho mo, tanggal ka. Tama ba? Kung wala ka sa mood, hindi pwede yan sa corporate world. Kaibigan, doon ko na-realize na sobrang sabi ko sa sarili ko, kung naintindihan lang ng tao yung negosyo namin, magugulat at magugulat siya. Kasi imaginein mo, 6-digit income earner, walang boss. Kasi sa totoo lang, kaibigan, pag empleyado ka, whether you like it or not, don't get me wrong ha, kasi sa totoo lang, hindi naman lahat tinawag na yumaman dito eh. Kasi mahirap pag mayaman tayong lahat. Mahirap ka din. Alam mo kung bakit? Tatapon kang basura. Ba't ka rin tatapon? Asan ang yaya mo? Ay, mayaman din. Tama? Nagugubit ka ng damo. Ba't ka nagugubit? Asan ang dinero mo? Ay, mayaman din. Tama? Many are called, but few are... chosen. Kaya huwag kang malungkot pag nag-invite ka ng lima, dalawa lang dumating. Kasi bakit? Baka maging boy ko sila in the future. Tandaan mo, matakot ka pag lahat ng iinvitahin mo sasali sa'yo. Matakot ka din dun. Kasi bakit? Imagine mo kung mayaman lahat, ikaw nagugas ng pinggan. Bakit makapalangkalo mo ang yaman-yaman mo? Wala mo kong labandera. Bakit? Mayaman din. May sense? Freedom ang binibenta namin sa inyo. Sabi ko sa kausap ko kanina eh, kailan mo gustong pumunta ng Amerika na may snow? Kailan? Pag 75 years old ka na may rayuma o ngayon? Kailan mo gustong mag-bathing suit sa Boracay? Pag 60 ka na? O ngayon? Ngayon! Pwede ba mag-swimming suit ang ano? Ang 60 sa Boracay? Pwede! Yak lang! Sabi, Lola, maluwag yung bathing suit mo. Hindi, balat ko yan. Kaibigan! Sabi, may prayer ko kanina dyan eh. Hindi ko alam saan ako magsisimula eh. Kasi sa totoo lang, wala yung asawa ko, no? Nag-inerte pa rin ako ngayon. Hanggang ngayon, nag-inerte pa rin ako. Yung bang tipong sinasabi pa rin na asawa ko, sa plato ka. Gumagano lang ako, don't talk to me. Pero kasama ko siya. Ano? Tapos nung isang araw, lumalis, sabi niya, di ko kinikibo talaga, no talk. Sabi niya, nag-text, Dad, may bibili na ko. Okay lang ba? Balit lang ang sagot. Okay. Sumagot na mahaba. Love you. Okay. Inarte. Pero pag empleyado ka, di pwede. Tama? Kasi sabi nga, pag empleyado, matutulog kahit di na antok. Sabi ng kaibigan ko, pre, uwi na ako ha. Bakit? Tulog na ako eh. Bakit? Antok ka na ba? Hindi pa. Pre, mahirap yan. Paano ka matutulog? Di ka na antok. Tama? Sabi niya, pre, alam mo, hirap. Yung gumising ng madaling araw para pumasok. Tinanong niya ako, ikaw, anong oras ka na tutulog? E di pag inaantok na. Anong oras na gumigising? E di pag tapos na matulog. Eto ah, galing kami Laguna. Nag-swimming kami overnight. Umuwi. Alam mo ba anong oras ako natulog ngayon, ngayong araw na to? Alas 5 ng madaling araw. Kasi hindi ako makatulog eh. Hindi ako makatulog. Mixed emotion. Excited, emo, lahat. Mixed emotion nga eh. Tama? Oo. Kasi, di ko alam kung anong pag-uusapan namin ng darling ko eh. Alam mo, topic namin kanina, siya nag-topic. Sabi niya, Dad, ba't masarap mangulangot? Sige, tikman mo nung mata ang malaman mo. Alam mo yun, pwede lang ganun
eh. Pwede nang ganung usapan eh. Tama? Pero pag empleyado, guys, maniwala ka. Maraming empleyado, okay? Kaya nga nabwisit ako lalo eh. Nanood ako ng balita. Ang daming pila sa LRT. Ang siksika nila, tama? Sabi ko minsan nagalit ako diyan, oh. Sa bus, yung bus ng J-Liner, siksikan sila. Nagsisiksikan kayo diyan. Hirap na hirap kayo. Yayay kayo na networking, ayaw nyo. Tama? Sabi ko, tapos ang reklamo-reklamo kayo. Hinayayay kayo magkakotse, ayaw nyo. Tama. Tapos panay kayo reklamo. Tapos problema sa bigas. Kinang ganun. Hinataw sa sahig, tumalo. Sabi ko nga eh, alam mo, pasalamat ka na lang kahit plastic may nakakain ka. So yun, nabwisit ako sa TV. Nabwisit ako sa TV. Ang dami ko napakinggan. Buti na lang mga kaibigan, nahubog na ako sa industriyang ito na ang bilis ko nang ibalik yung mood ko. Pero pagdating na mamaya ng asawa ko, kunyari, imo pa rin. So ibig sabihin mga kaibigan, sobrang ganda. Kaya nga, ang binibenta namin sa inyo, hindi lang magandang product, hindi lang magandang business, kung hindi freedom. Yung freedom na yung malaya ka sa utang. Sino may utang? Honest. Okay. Sino sa inyo ang gustong mabayaran yung utang na yan? Sino sa inyo ang gustong mawala yung utang na yan? Sino sa inyo ang gustong mawala ang pinagkautangan niya? May mawala ang galit sa inyo. Okay. So kaibigan, bumalik kayo dito, mag-aral kayo sa amin. Kasi bakit? Wala namang shortcut eh. Kaya lang yung 5 years na ibibigay mo dito, sorry talaga, hindi ko nilalahat. Pero itapat mo sa academic, sobra. Kasi ibang usapan dito. Ang tinuturo namin sa inyo, values. Papaniwalain namin kayo kung paano nyo makuha yung pangarap ninyo. Kahit gaano kalabo. Nagkikita ba sila? Yes. Hindi sila nagkikita, oh. Sa totoo lang naman eh, walang bulahan. Kung minimum wage earner ka, paano yung pangarap? Ang pinakamadali sa lahat, mangarap. Pero ang pinakamahirap, paniwalaan. Tama? Yung bang tipong, wag mong bulahan, galing ako dyan. Ang hirap makapaniwala na isang first year high school, ganito itsura. Ganito the drive. Tapos walang boss. Kaibigan, pag tumagal ka sa amin, kung ano kami ngayon, malamang makukuha mong meron kami or lalampasan mo pa. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala ka. Yun na lang naman talaga eh. Hindi naman ang walang pera ang pinakamahirap eh. Ang pinakamahirap yung walang pangarap. Kasi sabi nga nila, libre na nga, wala ka pa. Tama? Hindi kita masisi. Kasi hindi ka pinalaki sa pangarap parang ako. Sino nagturo sa akin mangarap? Ibang tao. Hindi tatay ko. Hindi nanay ko. Kaya kung hindi ka naturuan sa loob ng bahay mo, kaibigan, sumama ka sa amin. Sisiguraduhin ko sa inyo, yung mga pangarap mo dati, imposible. Posible na yan. Kaya kanina, while I'm driving, this is my last statement, while I'm driving kanina, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko ng Porsche. Porsche. Parang gusto ko ng Porsche. Bakit ko siya kukunin? Para sa akin, hindi. Para gusto kong patunayan sa nakapaligid sa akin na walang imposible sa taong naniniwala. Lata lang yan. Lamang lang ng konti yan sa sardinas. Tuktukin mo. Lata din eh. Pero bakit maraming takot sa Mercedes? Bakit maraming takot sa BMW? Bakit maraming takot sa Porsche? Kasi akala nila, pang mayaman yan. No. Pantay-pantay lang tayong pinanganak, kaibigan. Kaya kung paniniwalaan mo to, imposibleng hindi mo makuha. Okay, so my name is June Francisco. I am driven and I'm on grass. Announcement. Tomorrow po, mayroong SDO. Kung gusto mong malaman paano magtagumpay sa negosyo ito, attend ka tomorrow. Okay? Kaya nga sabi kanina ni Mr. C, 16,000 kaibigan, pwede mong gawitin parang tuition fee lang yan. Pero samantalang yung tuition fee ng kanyang kapatid, madugo. Na? Okay lang yan, pagpalain ka, brother. God bless!